Come on, Vaughn. Are you crazy? Sigaw ni Janice sa kanya bago siya galit na bumaling sa dalawa. After all those years, ipagpapalit mo lang ako sa babaeng katulad niya. She's nowhere near me, Vaughn. Gumising ka nga. Enough, Janice. Wala kang taste. Sa lahat ng mga babaeng naririto, pumatol ka pa talaga sa isang babaeng katulad niya? Enough, Janice. She's a gold digger, Vaughn. I said, shut up, Janice. Sigaw ni Vaughn sa kanya na umalingaw-ngaw sa buong lugar na yon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! A snake will always remain a snake, regardless of how many times it sheds its skin. Parang sa tao lang. Minsan ay magtataka ka na lang talaga sa mga taong nakakasama mo sa loob ng isang araw. May ilan sa kanilang concern talaga sa'yo. At ang ilan naman, lihim ka ng sinisiraan sa harap ng maraming tao. Yung tipong tuwang-tuwa sila sa tuwing makikita ka nilang naghihirap sa harap nila. Kaya before letting some people back into your life, matuto kang manghusga ng mga taong makakasama mo. Wala namang masama sa panghuhusga. Wala namang permanente sa mundo, ika nga nila. Kumbaga, lahat ng mga bagay na nakikita natin dito, lahat ng yon ay nagbabago. Tulad ng pagtakbo ng oras at pag-iikot ng mundo ang ginagalawa natin. Lahat ng mga bagay na nakapaligid sa atin, lahat ng yon ay may chance ring magbago. Halimbawa na roon, ang ugali ng mga taong walang ibang ginawa kung hindi ang manira sa atin. Kailan ba nagiging mali ang panghuhusga sa kapwa? Kapag may nakita ka ng taong naiipit sa lahat ng ginagawa mo? Kapag may nakita ka ng taong nakakatanggap ng konsekwensya sa lahat ng mga naging aksyon mo? Kailan nga ba naging mali ang manghusga ng ibang tao? Sa bagay, hindi nga naman kailan man naging tamang manghusga. Siguro ay nasa tao na yan. Kung ano ang imaheng nakikita ng mga mata nila sa'yo, iyon ang magiging tingin sa'yo ng mga taong nakakasama mo. Kung masama ka, masama kang talaga. At kung mabuti ka, magiging masama ka na rin, hindi ka launan. Oh, sanang punta mo, Sisi? Mabilis na tumawid mula sa pagkakatayo si Sisi nang marinig niya ang boses ng kapatid sa likuran niya. Mabilis niyang itinago lahat ng makeup na ginamit niya kanina at nang dahil sa pagmamadali niya, hindi niya na naiwasang malaglag sa harap mismo ng kapatid niya ang concealer na ginamit niya sa mukha kanina. Nagmamadali niya yung pinulot at tinago sa likuran niya. Wala namang iba nagawa ang ate niya kung hindi ang mapanguso na lang habang pinagmamasdan ang pagiging aligaga ng kapatid sa pagtago ng mga iyon sa nakikita niya. Hindi ka ba marunong kumatok? Singhal ni Sisi na bahagya naman itong ikinatawa. Pumasok ito sa loob ng kwarto niya at agad na dumiretso sa cabinet. Wala namang iba nagawa si Sisi kung hindi ang pagmasdan ng kapatid. Nang makuha ang nais na kuhanin sa aparador ng kapatid, marahan siyang nagtungo sa damba ng pintuan bago muling bumaling ng tingin kay Sisi na hanggang ngayon ay kunot noong nakamasid sa direksyon niya. Nakabukas naman ng pintuan kanina kaya hindi na ako kumatok. At isa pa, hindi ko naman alam na nag-aayos ka. Sagot nito na marahan niyang ikinanguso. Ikaw, saan ka po pupunta at bakit nag-aayos ka? May lakad ka ba? Marahan bumaba ang mga mata niya sa mga make-up na hawak ni Sisi. Nang mapansin ang titig ng kapatid niya rito, walang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang mabilis itong itago sa likuran niya na bahagyang ikinahigik-gik ng kapatid niya. Alam ko, Sisi, kung anong ginagawa mo. At isa pa, hindi mo naman kailang magtago sa akin. Anito na ikinanguso niya na lang. Pwede naman kitang tulungan kung gusto mo. Walang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang umiling na lang sa kanya bago niya ibinalik ang mga make-up sa mesa kung nasaan nakapatong ang salamin na ginagamit niya kanina. Napansin niyo ng kapatid niya kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umuwi na lang sa tinura nito. Bakit nga ba nag-aayos ka? Don't tell me nag-aayos ka para sa kanya. Muli nitong punasan nakita niya kanina bago humalukip-kip at sumandal sa damba ng pintuan. Nang dahil sa narinig ay mabilis na namutla si Sisi. Dahil nga sa tisay siya at kulay gatas ang kanyang kutis ng balat, mabilis na napansin ng kapatid niya ang biglang pagpula ng mukha nito sa sinabi niya. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mangiti na lamang. Hindi oh.
tinatanggi niya. Ginawa niyang lahat na makakaya niya para lang hindi mautal sa harap ng kapatid at nang sa ganon ay hindi makatanggap ng pang-aasar mula rito. May lakad kasi kami ngayon ni Ma'am Arnais. Isasama niya raw ako sa meeting niya kaya binili na niya akong mag-ayos. Dagdag pa niyang paliwanag na hindi naman bumenta sa kapatid niya ngayon ay animong lawi na nakamasid sa reaksyon niya. Eh bakit naman ako mag-aayos para sa kanya? Ani niya sa sarili bago muling nag-iwas sa mga mapanghusgang mata ng kapatid niya. Wala naman akong sinabing pangalan, Sisi. Masyado ka namang defensive. Napaghahalataan ka tuloy. Natatawa nitong sembet bago niya hinawakan ang seradora ng pintuan. Aalis lang ako saglit ha. Nasa bayan na si Natanay at Tatay. Baka mamayang hapon pang balik nila. Kapag aalis ka na, pakisarado na lang ng mga pintuan. Iwanan mo na lang ang susi sa pasimano. Dagdag pa nitong bilin bago mapanuksong umiti sa kanya at agad na sinarado ang pintuan ng kwarto niya. Walang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang mapanguso na lang bago umismid sa pintuan. Muli siyang bumaling ng tingin sa refleksyon niya sa salamin at halos mapanguso nang muling makita ang itsura. Ano ba tong ginagawa ko sa sarili ko? Tanong niya sa sarili bago siya dumampot ng tissue sa pader sa gilid niya at marahang pinunasan ang mukha kung saan siya nagpahid ng concealer at ng powder kanina. Dismayado siya sa sarili niya dahil sa itsurang meron siya. Hindi naman pangit si Sisi at hindi rin naman masasabing maganda siya. Kumbaga, sa scale, siya ang nasa gitna. Isa lang siyang typical na dalagang walang ibang magawa kung hindi ang lihim na gustuhin ang lalaking alam niyang ni minsan ay hindi siya magugustuhan. Ano nga bang tipo ni Von sa babae? Maputi, makinis, maganda, matalino. Sagot nito sa kanya nang minsan niya itong tinanong nung high school pa lang silang dalawa. Iyon lang. Hindi naman importante sa akin na ugali. Importante lang sa akin yung maibibigay niyang experience. Dagdag pa niya bago bumuntong hininga at nakangiting sumandal pa sa upuan niya. Walang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang mapanguso na lamang. Ramdam niya rin ang bahagyang pagbagsak ng mga balikat niya sa dismaya mula sa sinagot ng binata sa kanya. Maputi. Maputi naman siya. Makinis? Nakatira sila sa some squatter area na maraming lamok. Kaya naman aminin niya man o sa hindi, marami siyang peklat sa katawan. Maganda? Alam niya sa sarili niyang hindi siya maganda. At doon pa lang, ligwak na siya sa gusto ng binata. Matalino? Oo, matalino siya. Pero hindi niya rin masasabing achiever siya tulad ng gusto ni Von sa isang babae. Balik na rin man niya ang mundo, alam niya sa sarili niyang wala siyang pag-asa na magustuhan ng lalaking gusto niya. Si Von? Mayaman at gwapo si Von. Mataas ang tingin niya sa lalaking yun, kaya naman natitiyak niyang imposibleng magustuhan siya nito, lalo na sa itsura niya ngayon. Bakit pa nga ba ako sumusubok? Natatawang singhal ni Sisi sa sarili, at nang sandaling matanggal ang make-up sa mukha niya, hindi na siya nagdalawang isipan na damputin ang salamin niya at isuot na nga ito sa mga mata niya. Doon lang luminaw ang paningin niya. Ang sandaling sinuot niya na ang salamin sa mga mata niya. Bata pa lang siya ay may suot na siyang salamin. Medyo mataas ang grado niya kaya naman medyo makapal din ang lens ng salaming suot niya. Kung hindi niya naman gagamitin yon, wala na siyang makikita pa sa paligid niya. Tatanggapin ko na lang siguro na wala na talaga akong pag-asa sa'yo, Von. Ipilit ko man ang sarili ko o hindi. Magkaibang magkaiba talaga ang mundong ginagalawa nating dalawa. Dagdag pa niya bago siya bumuntong hininga at lumabas na nga sa kwarto niya. Lumaki si Sisi sa isang mahirap na pamilya. Dating sekretarya ni Mrs. Arnais ang tatay niya, kaya naman ang sandaling magretiro ang ama niya, hindi na rin naman nagdalawang isip pa si Mrs. Arnais na kuhanin siya bilang kapalit nito sa trabaho. Sa isang squatter area lang sila nakatira, kaya naman ang sandaling lumabas siya sa gate ng bahay nila, hindi na siya nagtaka pa nang ang usok agad ng sigarilyo at mga usok agad ng motor na dumaan sa kalye nilang bumungad sa kanya ng umaga rin yon. Oh, may pasok ha? Tanong ni Imelda nang sandaling magtungo siya sa tindahan nito upang bumili ng glue stick. Linggo ngayon ha? Wala po akong pasok sa school pero sa part-time job ko ngayon meron po. Sagot niya na marahan naman itong tinanguan. Hindi niya pa man nailalagay sa bag niya ang glue stick na binili niya. Naramdaman niya na ang pag-akbay ng kung sino sa balikat niya. Walang iba nagawa si Sisi kung hindi ang mapangibi na lang bago siya bumaling ng tingin sa gilid niya. Ang nakangiting mukha agad ni Emerson ang bumungad sa kanya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang na ikinatawa naman ito. Wow!
Sa lalim ng buntong hilinga mo, parang nasira ako na agad ang araw mo ah. Biro nito na ikinangiwi niya na lang bago gumiti rito. Ang tagal mong hindi umuwi ah, kamusta ka na nga ba? Okay lang. May inasikaso lang kami ni Mrs. Arnay sa Tagaytay kaya heto. Aniya bago niya ibinuwesa ang sarili na ikinatangu naman ito. Mauuna na ako ah kuya, baka mahuli pa ako. Ingat ka kung ganoon, Sisi. Sambit nito na tinanguan niya bago siya umalis sa lugar na yon. Dahil nga sa mabuti naman ang pamilya ni Sisi at kilala ang pareho niya mga magulang sa purok na iyon, lahat halos sa mga kapitbahay nila ay malapit ang loob sa kanila. Marahil ay iyon din ang dahilan sa kung bakit ni isa sa mga kapitbahay nila ang hindi man lang naglakas ng loob na kumalaban at mang-away sa kanila. Palibhasa kasi marunong silang makisama sa lahat, kaya heto sila ngayon. Ang aga mo, Sisi ah! Sambit ng driver ni Mrs. Arnais na sumundo sa kanya sa terminal. Ang akala ko talaga, kailangan pa kitang sunduin sa purok ninyo eh. Sorry po, tinanghali lang ng gising. Natatawa niyang sambit. Ngumiti ang lalaki sa kanya habang abala sa pagmamaniobra ng sasakyan na ginamit nitong panundo sa kanya. Pareho kayo ni Von. Tinanghali rin ng gising yung isa. Kaya ayun, nagmamadali na naman. Minamadali na nga niya akong pabalikin kanina eh. Nagbago lang isip niya nung sinabi kong susunduin kita. Dagdag pa nito. Nang dahil sa narinig ay bahagya pang natahimik si Sisi. Aminin niyo man o sa hindi ay may kung anong lumilipad sa tiyan niya ngayon. May ilang taon na rin ang nakalilipas simula nung huli silang nag-usap at naghibuan ni Von. Pagkatapos kasi na naging pag-uusap nila tungkol sa mga tipo ni Von sa babae, si Sisi na rin mismo ang kusang umiwas sa kanya. Wala naman siyang nakikitang mali sa pag-iwas niya. Sa totoo lang ay may karapatan naman talaga si Von na magtaas ng standard sa babae. Dahil siya mismo, alam niya sa sarili niyang mataas ang standard niya. Marami at kilalang kilala si Von kaya naman, hindi na rin siya magtataka pa kung marami mang maghabol at magkagustong babae sa kanya. Ang balibalita nga ay may girlfriend na ito. Ayaw niya lang talagang maniwala dahil sumisikip ang dibdib niya sa tuwing maaalala niyang tungkol sa bagay na yon. Dapat niya nga bang ikatuwa na sa wakas ay may babae nang nakamit sa standards ng lalaking gusto niya? Tingnan mo! Sad ang driver dahil lang upang mag-angat siya ng tingin sa harapan. Nakita nila si Von na ngayon ay nakatitig na sa kotse kung nasan sila. Medyo tinted ang sasakyan kaya naman natitiyak nilang hindi mahahalata ni Von na pinagmamasta na siya ng dalawa mula sa loob. Agad naman nang umuso si Sisi nang makita niya si Von na ngayon ay seryoso nang nakamasid sa kotse yon. Bagya siyang nakasandal sa amba ng pintuan habang may hawak na tasa ng kape. Kung hindi siya nagkakamali ay mukhang kagigising lang ng binata. Kahit na gano'n, nakahanda na rin naman ito sa pagpasok sa trabaho kaya naman wala nang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang mapanguso na lang sa sarili habang nananatili pa rin nakatitig sa binata. Ang sabi ni Christelle ay kanina pa raw nandyan yan. Dagdag pa ng driver na ikinangwi niya na lang. Nang sandaling lumabas sila sa sasakyan ay tsaka na lang napatuwid mula sa pagkakatayo si Von. Lumingon siya sa dalaga ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin habang marahang naglalakad patungo sa gawin niya kung nasaan ang pintuan. Base sa mukha at ayos ni Sisi, mukhang wala sa loob niya makipag-usap sa kanya. Kaya naman wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang. Tinanghali ka, sambit ni Von bago pa man siya lagpasan ni Sisi. Pwede ko bang malaman kung bakit? Bahagyang natigil si Sisi mula sa paglalakad. Huminto siya sa mismong harap ni Von. Nung una ay hindi siya nakatingin sa dalaga. Ngunit ang hindi sumagot si Sisi, tsaka lang siya nag-angat ng tingin dito habang kunot noong nakasandal sa hamba ng pintuan. May inasikasa lang, tipid niyang sagot. Napansin ni Von ang eyeliner na nasa mata niya na paniguradong naiwan niya kanina. Nang makita iyon ay walang iba nagawa si Von kung hindi ang nangingiting tumango. May eyeliner ka? Ha? Gulat na usaling Sisi bago siya nag-angat ng tingin kay Von na ngayon ay abala na sa paghigop ng kape sa tasang hawak niya. Bakit mo natanong gusto mo ba ng isa? Wala akong dala ngayon eh pero pwede kitang bilhan kung gusto mo ng isa. No? Sabit ni Von bago siya bahagyang natawa na ikinanguso ni Sisi. I mean, may eyeliner ka sa mga mata mo. Gumamit ka ba kanina? Aniya bago siyang gumuso at kumuha ng salamin sa bulsa niya. Hindi namang ganong kahalata ang eyeliner na naiwan sa mga mata niya, lalo na't inayos niya iyon kanina.
Kung hindi siya nagkakamali, hindi naman iyo ang gaanong napapansin. Unless tumitig si Von mismo sa mga mata niya kanina. May salamin siya, kaya naman napaka-imposibleng mapansin pa iyon ng binata, gayong... Naiwan ko lang. Sagot niya na lang bago niya ito pinunasan ng tissue. Sinubukan ko lang naman. Hindi naman ako nagmi-makeup. It's okay. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag, Sisi. Sagot na lang ni Von bago niya inabot kay Sisi ang tasa ng kape. Mauna na ako. Ikaw nang bahala kay Mama. Kahit na naguguluhan siya ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tumango na lang sa binata. It's fine to wear makeup, Sisi. Pero mas gusto ko kung wala ka nun. Aniya bago siya umalis at naglakad na patungo sa driver na naghihintay sa kanya. Walang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang laglag ang pangang bumaling ng tingin kay Von. Hindi rin naman bumaling pa ng tingin si Von sa kanya, kaya naman wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang matahimik na lang sa pwesto niya. Anong sinabi niya? Tanong niya sa sarili bago siya nag-iwas ng tingin sa direksyon nito at namumulang mga mukhang pumasok sa loob kahit na punong-puno na rin ang katanungan ng isip niya. Gusto niya na wala siyang makeup? Ibig mong sabihin nun. Sisi! Muling tawag ni Mrs. Arnaiz sa kanya. Mabilis na bumaling ng tingin si Sisi sa kanya na ikinakunot naman ang noon ng ginang nakaharap niya. May inuutos po ba kayo, ma'am? Tanong niya. Walang ibang nagawa si Mrs. Arnaiz kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinauupuan niya. Lalo na nung mapansin niya ang bahagyang pamumula ng mukha ni Sisi. Sa katunayan nga ay nakailang tawag na siya rito. Kanina pa niya kasi hinihingi ang opinyon ng dalaga, ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang makuhang sagot mula rito. Huli na nang napansin niya ang kanina pa palang wala sa sarili si Sisi. Okay ka lang ba, iha? Opo, ma'am. Sigurado ka ba talaga, iha? Paninigurado pa niya nang muling mapansin ang reaksyon ng dalaga. Eh, kanina ko pang napapansin na wala ka sa sarili mo. Natatakot na ako sa'yo, ah. Yung totoo, Sisi, nag-umagahan ka ba talaga? Nang dahil sa tanong nito ay walang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang nahihiya na lang na bumuntong hininga sa kinauupuan niya. Doon lang natauhan si Sisi na nasa meeting na nga pala silang dalawa ng amo niya. Nakakalat sa mesa nilang iba't ibang mga dokumento na inaayos nila. Gusto niya ngang mahiya dahil bayad na ang oras niya sa bahay na iyon. Pero para bang wala siyang naaayos na gawain ang dahil sa sinabi ni Von sa kanya kanina. Pasensya na po talaga, ma'am. Aniya na hindi man lang sinagot ang tanong nito sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Makikinig na po ako magmula ngayon. Mukhang hindi ka nga nag-umagahan. Sambit nito bago tumayo sa kinauupuan niya. Dito ka lang at hahanapin ko muna si Christelle nang maipaghanda ka ng umagahan. Diyan ka lang. Wala tayong matatapos kung lutang ka. Importante pa man din ang event na to. Dagdag nito bago ito lumabas ng opisina niya. Walang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa kinauupuan niya. Kasabay ng lihim na pagmumura sa sarili. Nahihiya siya dahil bakit sa dinami-rami ng mga pagkakataon na pwedeng lumutang ang utak niya, bakit ngayon pa mismo sa meeting nila? Malaking pasasalamat ni Sisi sa mag-ina dahil ang dalawang yon ang tumulak sa kanya na magtuloy sa pag-aaral. Dahil nga sa wala namang anak na babae si Mrs. Arnaiz at kaisa-isang anak lang nilang dalawa ng asawa niya si Von, dito na nagpa siyang ginang na ampunin at gawing scholar si Sisi. May sarili silang bahay ng pamilya niya at doon siya umuwi sa tuwing may off siya sa trabaho. Pero mas madalas yata ang out of town nilang dalawa ni Mrs. Arnaiz, kaya naman madalang na lang din siya kumakauwi sa bahay ng mga magulang niya. Magmula noon hanggang ngayon si Mrs. Arnaiz na ang sumasagot sa pag-aaral niya. Third year college ngayon si Sisi at kasalukuyang kumukuha ng kursong may kinalaman sa negosyo. Iyon ang kursong napili ni Mrs. Arnaiz sa kanya, kaya naman iyon na lang din ang kinuha niya. Sino nga ba siya para magreklamo kung libre naman ang pag-aaral niya, hindi ba? May dalawang taon ang agwat na lang dalawa ni Von, ngunit hindi naman iyon naging dahilan upang hindi sila magkasundong dalawa. Sa katunayan nga ay sobrang lapit nila sa isa't isa noon. Nagbago lang lahat ng sandaling malaman niya ang tungkol sa mga tipo ng babae ni Von. High school pa lang siya, gusto niya ng binata, kaya naman nang malaman ang tungkol sa mga babaeng tipo ng kaibigan niya, doon siya tila ba nawala ng kumpiyansa sa sarili. Doon lang siya nagdesisyong umiwas sa binata, lalo na nang mapansin niya ang kahit kailan ay hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na mahalin ni Von.
Isa lang siyang typical at simpleng babae na nanggaling sa mahirap na pamilya. Malayong-malayong agwat at estado ng buhay nila sa isa't isa. At natitiyak niyang isa iyon sa mga dahilan kung bakit hindi mahuhulog si Von sa kanya. Siya lang naman itong panayang paghabol sa binata noon. Kahit na alam niya sa sarili niyang wala naman talaga siyang pag-asa sa binata. "Good morning, sir." Bati ng security guard sa kanya na matamis niyang initian. Nagtatrabaho si Von bilang manager sa isang pribadong bangko na pagmamay-ari ng mga magulang niya sa probinsya nila. Siya lang ang kaisa-isang anak ng mga magulang niya, kaya naman inaasahan ng mga magulang niya na siyang sasalo sa lahat sa oras na mag-retire mga ito. At para matuto at mapag-aralan ang negosyo ng pamilya nila, nagdesisyon siyang pumasok bilang manager sa isang branch ng bangkong pagmamay-ari nila. Alam ito ng mga magulang niya, kaya naman agad siyang sinuportahan ng mga ito noong una pa lamang. May 2 taon na si Von sa trabaho niyang yon bilang manager at may 2 taon na rin siya kung pormahan ng mga bank teller na empleyado niya. Alam niya yon, kaya naman hindi niya naiwasang mapangiti na lamang. "Good morning!" Matamis na ngiting bati sa kanya ni Janice na nginitian niya na lang. Isa si Janice sa mga bank teller na tinutukoy kanina. Unang pasok niya pa lang sa trabaho ay nakuha na nito ang atensyon niya. Wala na rin naman siyang nagawa pa nang magsimula ang dalaga na pormahan siya hanggang sa unti-unti na nga siyang nahulog dito at hindi kalaunan ay tuluyan niya na ngang niligawan ng dalaga. Hindi naman mahirap mahalin si Janice at iyon ang alam niya. Maganda ito at mabait tulad ng mga sinasabi ng mga kasamahan nito sa trabaho at palagi itong on time kung pumasok. At kapag naman may problema sa loob ng workplace nila, ito ang madalas na nag-aayos ng mga problema roon. Mabait si Janice para sa kanya at sa loob ng halos isa't kalahating taon na pagkakakilala niya rito, alam niyang tama ang lahat ng akala niya rito. Wala itong ibang ginawa kung hindi ang tulungan ng mga kasama niya sa trabaho, lalo na sa tuwing nauuna siyang matapos sa duty niya sa trabaho. Kapag may kailangan ng ilan sa mga empleyado niya, si Janice ang kauna-unahang tao na sumusuporta at tumutulong sa kanila. Mabait si Janice. Paano niya nasabi? Madalas niya kasing nakikita iyon, kaya naman iyon na lang din ang pumapasok sa isip niya sa tuwing makikita niya ito. "Good morning!" Bati niya pabalik rito bago siya nagdesisyong dumiretso sa sarili niyang opisina sa loob. Sa kabilang banda naman ay wala namang ibang nagawa si Janice kung hindi ang umuso bago siya umismid at nagpatuloy sa trabaho niya. Napansin niyo ng mga kasama niya sa trabaho, kaya naman wala silang ibang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang bago nagpatuloy sa kanikanilang mga ginagawa. Mabait si Janice. Iyon ay kung nakaharap si Von sa kanya. Madalas niya kung pagbantaan ng mga kasama niya sa trabaho na kung may sasabihin man ang mga ito kay Von tungkol sa tunay niyang ugali, gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para lang gawing miserable ang buhay ng mga taong may gustong manlaglag sa kanya sa binata. Aminin niya man o sa hindi ay good catch si Von. Nasa binata ng lahat. Base sa mukha nito, mukha itong mayaman. Guwapo ito at kung huhubara mo naman, makikita mo agad ang maskulado nitong katawan na halos pumuputok na sa kulay puti nitong long sleeve polo. May sarili rin itong kotse, kaya naman natitiyak ni Janice na hindi siya kailanman nagkamali ng pagpili kay Von. Bago pa man dumating si Von sa bangkong yon ay marami nang pumila sa kanya para manligaw. Aminin ba nila sa hindi ay talagang maganda naman si Janice. Hindi siya yung tipikal na babaeng makikita mo sa araw-araw. Maliban sa pagiging maganda ay masipag din siya sa trabaho kapag nakaharap si Von. Palagi siya kung ilarawan ng mga kasama niya sa trabaho bilang Best Employee of the Month. Kahit na hindi naman niya talaga deserve ang lahat ng recognition na yon dahil sa kasamaan ng ugaling meron siya, lalo na sa tuwing hindi nakaharap si Von sa kanya. "Anong problema?" Nababagot na tanong niya sa matandang babae na ina-assist niya ng mga oras na yon. "Make sure na may sense yan, ha? Dahil kung hindi, ipapatapon talaga kita sa mga guard na andyan sa labas." Pantahan niya pa sa kawapang matanda. Walang ibang nagawa ang matandang babae kung hindi ang mapakamot na lang sa ulo ng dahil sa paggalito. Bakit nga ba siya pupunta sa bangkong yon kung hindi importanteng hinaing niya, hindi ba? "Ang problema ko kasi niyan, iha. May problema ako sa account na..." "Dalian mo at hindi lang ikaw ang tao ngayon." Singhal pa ni Janice nang mabagalan siya sa pagsasalita ng matandang babae. "Nilinaw ko naman sa iyo yung sinabi ko kanina, diba? Kung hindi naman importante yung hinaing mo, umalis ka na. Pinapahaba mo lang ang pila." "Janice!"
tawag ni Steffi na sinadya niya pang pumagitna sa dalawa bago niya paman masinghala ng tuluyan ng matanda. Hindi po pwedeng chill ka lang, nasa trabaho tayo oh. At isa pa binabayaran ka para mag-assist ng mga clients para sa mga complaints nila. Hindi para magbuga ng apoy sa kanila kapag kinakausap ka nila. Chill ka lang, okay? Mahaba pang araw mo. Ang kapal naman ng apog mong pamagitna sa diskusyon namin ng kliyente ko. Sino ka ba sa akala mo, Steffi? Baka nakakalimutan mong mas matagal pa ako sa'yo rito kumpara sa'yo. Bakit kaya hindi mo nalang problemahin yung trabaho mo kaysa sa makialam ka pa sa problema at diskusyon namin ng mga problematikong kliyente? Singhal ni Janice sa kanya. Dahilan upang umuwi naman si Steffi sa gilid niya at hindi nalang kumibu pa. Isang ismid lang ginawa ni Janice sa katrabaho niya bago siya muling bumaling sa matandang babae na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang tumitig sa kanya. At ikaw, anong tinitingin-tingin mo dyan? Ah, akala ko ba may kailangan ka? Sabihin mo na at nang matapos na tayo rito sa mga reklamo mo. Singhal ni Janice sa kanya. At bago niya pa man maibuka ang bibig niya para sumagot sa dalaga, muli na naman ito nagsalita na tuluyan ang ikinatikom ng bibig nito. Ano na? Tutunganga ka na lang ba talaga dyan? Ma'am, muling sabat ni Steffi dahilan upang galit na napasandal na lang si Janice sa kinauupuan niya habang mariin pa rin nakatitig sa matandang babae. Dito na lang po kayo sa pila ko. Ako na pong mag-a-assist sa inyo. Nako, pwede ba? Tanong ng matanda bago bumaling sa mga taong nakapila. Nako, okay lang, Nay. Sagot ng isang babae bago umismin sa direksyon ni Janice. Mas gugustuhin pa naming tumagal sa pila kaysa sa marinig ka naming kinukutsa at minamaltrato ng iba dyan. Pinariringan mo ba ako? Singhal ni Janice pabalik sa babaeng yon na hindi naman ito kinibo. Huwag kang pipila rito ah. Talagang hindi ate. Sagot nito sa kanya bago mataray na humalukip-kip. Kung sa'yo ako pipila, de bale na lang. Walang magtitiis na pumila ng pagkahaba-haba sa linya mo para lang mabugahan mo ng apoy. Kung hindi maganda ang gising mo o kung nag-away man kayo ng nobyo mo, kaya ganito ang mood mo, huwag mong idamay lahat ng kasama mo sa trabaho. Lalong-lalo na mga kliyenteng wala namang pakialam sa kung anong pinagdaraanan mo. Anong sinabi mo? Aniya bago siya sumilip sa guard na nasa malayo. Guard, may baliw dito. Palabasin niyo na nga to. Janice, will you please shut up? Singhal ni Steffi sa kanya na inismiran niya na lang. Tumatagal ang trabaho natin ang dahil sa'yo. Kung okay lang, pwede bang manahimik ka na lang? Pakiusap pa nito bago muling bumalik sa matandang babae na ina-assist niya. Maraming napalingon sa direksyon niya nang dahil sa nangyari at nang makita ang mga panghuhusga sa mga mata nito, mas lalo lamang siyang nakaramdam ng galit. May plano pa sana siyang magwala sa loob ng bangko, ngunit natigil lamang siya nang bumukas ang pinto ng opisina ni Von mula sa malayo. Shoot! Singal niya bago bumaling sa mga empleyado at kliyenteng nakatitig pa rin sa gawin niya. Walang magre-reklamo at magsusumbong sa inyo sa nangyayari, malinaw ba? Kapag bumuka ang mga bibig ninyo at nagsumbong kayo sa kanya, malilintikan talaga kayo sa akin. Dagdag pa niya. Wala namang ibang nagawa ang mga katrabaho niya kung hindi ang lihim na umismid na lang sa direksyon niya habang ang ilang mga kliyente na nakarinig sa pagkikipag-away niya kanina ay walang ibang nagawa kung hindi ang masama na lang na tumitig sa gawin niya. Wala namang may gusto ng away at mapag-usapan, kaya naman hindi na rin naman naglakas pa ng loob ang matandang babae at babaeng nakasagutan niya kanina na magsumbong kay Von. Mabilis na lang na nag-ayos ng mukha si Janice at nang mapagtantong patungo na sa gawin niya si Von, mabilis siyang umayos sa pagkakaupo at umaktong may ginagawa. Naglakad ito patungo sa mesa niya bago ito bumaling sa orasang suot niya. It's already lunchtime, tara na? Sabit ni Von bago siya bumaling sa mga iba pa niyang empleyado sa bangkong yon. Nagpo-order ako ng pagkain para sa inyo, kumain na rin kayo kapag natapos niyo ang mga trabaho niyo. Kapag may sobra, ipamigay niyo na lang sa mga kliyente natin. Dagdag niya pang bilin bago niya hinintay si Janice na mag-ayos ng sarili at magkasabay na nga silang umalis sa lugar na yon. Lumapit sa mesa ni Steffi ang babae na kasagutan ni Janice kanina bago nakiisyoso. Boyfriend pa ng babaeng yun yung lalaking lumabas kanina? O syoso nito na marahan niyang tinanguan. So ibig bang sabihin nun, boyfriend niya ang boss na niyo? Siya lang po ang manager pero ang balibalita po namin ay anak siya ng may-ari ng bangko. Sagot ni Steffi bago umuwi. Iyon lang po ang chismis.
Wala naman po nakakapagpatunay kung totoo nga po bang balita. Kung totoo yon, kawawa kayo kung ganon. Tango nito sa kanya. At mas lalong kawawang lalaking kasama niya kanina. Mukha pa naman siyang mabait. Hindi niya alam, niloloko lang siya ng babaeng minamahal niya. Alam ba ng lalaking yon ang ugali ng babaeng yon? Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Steffi kung hindi ang magkibit na lang ng balikat sa tanong niya. Wala pong nakakaalam ng tunay niyang ugali. Maliban po sa amin na katrabaho niya, ma'am. Sagot ng isa bago nagtawanan ng grupo nila. Minsan nga po, napapatanong na lang kami sa sarili namin kung paanong nagtagal at tinanggap ang babaeng yon dito. Sa ugali pa lang nun, paniguradong itatapon na siya ni Sir Von. Eh, hindi pa kasi alam ni Sir Von yung tunay niyang ugali, kaya ganun. Bulag siya kung ganun. Sambit ng matandang babae na sinigawan ni Janice kanina. Tumayo ito na matapos si Steffi sa pag-a-assist sa kanya ng mga oras na yon. Kung magpapatuloy ang relasyon nila, kawawa ang lalaking yon. Wala pa man ay magmumukha ng miserable ang buhay niya. Iyon po ay kung magtatagal si Sir Von sa ugali niya. Sagot ni Steffi bago sila nagsipagtanguan sa kanya. Tulad niya ng sinasabi nila ay animong bulag si Von sa pagmamahal niya kay Janice. Niminsan na hindi malang nakarating sa kanyang tungkol sa tunay na ugali ni Janice. Marahil nga ay tama lahat ng sinabi nila. Sa oras na malaman ni Von ang tungkol sa ugaling meron ng nobya niya, hindi siya magdadalawang isip na hiwalayan ito kahit na gaano niya pa itong kamahal. Walang nakakaalam ng tunay na nararamdaman ni Von kung hindi siya lang. Oo, mahal niya si Janice, pero hindi iyan kasing tibay ng dihim niyang nararamdaman para kay Sisi. Kay Sisi na tinuring niya ng kapatid, kaya naman sobrang hirap na ginagawa niyang ito para sa sarili niya ngayon. Oo, aminin niya man o sa hindi, ay may nararamdaman siya sa dalaga noon pa man. Ginawa niya lang naman ang lahat na makakaya niya para lang maibaling sa ibang atensya niya. Lumaki siyang kasama ni Sisi. Sa school, kahit na may 2 taon ang agwat ng gulang nila sa isa't isa, hindi yon naging dahilan upang lumayo ang loob nila sa isa't isa. Tinuring yung parang isang tunay na nakababatang kapatid si Sisi, kaya naman ang napagtanto niya sa sarili niya ang ibang nararamdaman ng puso niya sa tuwing makikita niya at makakasama ito sa iisang lugar, wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang umiwas dito. Bawal at hindi pwede. Yan ang mga salitang madalas niyang ibaon sa isip noon sa tuwing makakasama niya sa iisang lugar ang dalaga. Hindi rin naman siya sigurado sa nararamdaman niya, kaya naman hindi niya pa muna makumpirma ang tungkol sa bagay na yon. Sa ngayon siguro ay i-enjoyin na lang muna nilang relasyon nilang dalawa ni Janice, kahit na minsan ay nawawalan na rin siya ng gana, at pakiramdam niya ay may tinatago ito sa kanya, na para bang may ayaw itong ipahalata sa kanya sa tuwing magkasama silang dalawa. Alam niya na may lihim na ugali ang nobya niya, ngunit ginagawa niya ang lahat upang matabunan ang lahat ng yon. Ano nga palang nangyari kanina sa labas? Kunot noong tanong ni Juan sa dalaga nang maalalang tungkol sa mga ingay at sagutan na narinig niya sa labas kanina. May nag-away ba sa loob habang naroon ako sa opisina ko? Ah, that? Mahina nitong sagot bago tumikim at umayos mula sa pagkakaupo. May hindi lang nagkaintindihan kanina. Si Steffi yun at may nakaaway siyang matandang babae kanina. So, nagibit siya ng balikat nang wala na siyang maisip na idadahilan sa nobyo. Ano nga palang nakain mo at dinala mo ko dito? Naroon sila ngayon sa loob ng isang restaurant. Hindi yon ganong kaganda sa huli nilang napuntahan, pero para kay Janice, okay nang lugar na yon. Hindi na iyon masama para sa isang manager na tulad ni Von. Kung totoo nga ang chismis na anak si Von ang may-ari ng bangkong pinapasukan niya, ibig lang sabihin no na hindi niya napakakawala ng binata kahit na anong mangyari. Gold digger man kung ilarawan ng iba, wala na siyang pakialam pa. Basta't masecure niya lang ang sarili niya para sa future, wala na siyang pakialam sa sasabihin ng iba sa kanya. Malapit na ang anniversary natin, Janice. Gusto na rin sana kitang ipakilala sa mga magulang ko. At nang mahingi ko na rin ang kamay mo. Sambit ni Von bago matamis nang umiti sa kanya. Sa halip na gantihan ng ngiti ay taas kilay na siyang pinagmasdan ni Janice. Nang umangat ang labi nito, tsaka lang siya nagkaroon ng pagkakataon na pagmasdan ng paligid. Wala namang ibang nagawa si Von kung hindi ang magtaas ng kilay nang mapansin ang kilos ng dalaga. Para bang may hinahanap ito sa mesa nila na hindi niya man lang makita. Kaya naman kinakailangan niya pang umayos mula sa pagkakaupo niya. Anong hinahanap mo?
Yung sing-sing, Von, ano ba? Natatawa nitong sambit na mas lalong ikinaangat ng kilay niya sa kuryoso nang mapansin ang reaksyon ng binata. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umayos muli sa pagkakaupo. Kung hihingin mo ang kamay ko, dapat may nakahanda ka ng diamond ring, Von. Hindi mo naman pwedeng sabihin na hihingin mo ng kamay ko pagkatapos ay wala ka malang maipakitang diamond ring sa akin. Ani yan na paunti-unti naging mapait ang mukha niya sa harap ng binata. Ngumiti si Von sa kanya na may mapagtanto. Oh, wala pa akong nabibiling sing-sing sa ngayon. Hindi pa ako nakakabili. At isa pa, tsaka ako nahihingin ng kamay mo. Hindi ka naman siguro nagmamadali, hindi ba? Ah, hindi naman, Von. Excited lang ako lumugar sa tahimik kasama mo. Natatawa niyang sagot, nanginitian naman ni Von. Bago ka mag-propose sa akin, pwede bang sabay na tayong bumili ng sing-sing? Gusto ko ng diamond ring para naman maipagyabang ko sa mga kamag-anak ko. Eh di mawawalang excitement mo kung isasama kitang bumili ng sing-sing, Janice. Sagot pa ni Von sa kanya bago ito nagdesisyong sumandal sa kinauupuan niya. At isa pa, wala akong budget para sa isang diamond ring. Silver sing-sing siguro, okay na. What? Natatawang singal ni Janice na ikinaangat ng kilay niya. Eh, hindi ka pwedeng mag-propose ng silver lang ang sing-sing na ibibigay mo. Why not? Eh pareho lang namang sing-sing yun. Nagugulo ang tanong ni Von sa kanya. At isa pa, wala akong budget para sa diamond ring. Baka nga kahit yung maliit na diamond ring lang, hindi ko pa mabili para sa'yo. Come on, Von. Huwag kang kuripat dyan. Sambit ni Janice na ikinahinga niya na lang ng malalim. Gusto ko ng diamond ring. At gusto kong yun ang ibigay mo sa akin. Ayoko rin mag-propose ka sa harap ng marami. Well, pwede naman, pero huwag sa mga pipitsuging lugar like park, garden. Gusto ko ng magarbong engagement. Dagdag pa ni Janice bago pa siya natawa sa sarili niya. Wala ibang nagawa si Von kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa sarili niya habang hinahayaan ng dalaga na magkwento ng tungkol sa mga bagay na gusto niya. Sa katunayan ay wala pa sila sa parteng yon. Ang gusto niya lang talagang malaman ay kung talaga nga bang tatanggapin ni Janice ang engagement nga. Ngayon na nagpahiwatig na ito ng isasagot sa kanya, hindi niya naman alam kung tama ba lahat ng mga bagay na hinihingi nito sa kanya. Kaya niya namang bumili ng diamond ring kahit na gaano pa karami. Kaya niya namang magbayad ng ilang milyones para sa isang engagement party at kasal kung gugustuhin niya. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung deserve ba talaga ni Janice ang lahat ng iyon kung ganito pa lang na nasa kalagitnaan pa lang sila ng pagpaplano pero ang gastusin at ang pagiging ingrande agad ng kasal na lang iniisip ng nobya niya. Oo, at naiintindihan niya naman si Janice kung hangad nito ang isang maganda at ingranding kasalan. Pero, deserve nga ba ng babaeng to ang lahat? Wala pa man ay tila ba na dismaya na siya sa inaasal ng dalaga? Paano kung wala pa siyang pera sa pagpapakasal sa kanya? Paano kung isang ordinaryong sing-sing lang ang kaya niyang ibigay? Paano kung mag-propose siya sa harap ng isang department store kung gugustuhin niya? Paano kung hindi niya maibigay lahat ng luho ng nobya niya? Ano na lang mangyayari sa kanila at sa relasyon nila kung hindi niya kayang ibigay ang lahat ng gusto nito? Ay! Agad na napaatas si Sisi sa kinatatayuan niya nang bigla na lang bumukas ang pintuan at bumulaga agad sa mukha niya ang seryosong mukha ni Von. Bakas ang pagod sa mukha nito. Marahil sa trabaho kaya naman hindi niya nakonesyon na yun. Magandang gabi. Sambit ni Sisi at nang makaramdam ng hiya ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang magbaba ng tingin. Ipinagpatuloy niya lang ang pagsusuot sa sapatos na tinanggal niya kanina habang si Von naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang pagmasdan siya sa kinauupuan niya sa harap. Napansin ni Sisi na hindi man lang gumalaw si Von sa pwesto niya kaya naman marahan siyang nag-angat ng tingin dito. Sorry, nakaharang yata ako sa daanan mo. Gabi na. Sambit nito na ikinatikom ng bibig niya. Isang malalim na buntong hininga lang ang pinakawala nito bago ito nagtungo sa sofa malapit sa direksyon niya. Bakit nandito ka pa? May aniya sa mahinang tono dahilan upang kunot noong bumaling ng tingin sa kanya si Von. May ginawa kami ni Mrs. Arnaiz. May tinapos lang kaya inabot na ng gabi. Nabanggit nga ni Mama. Sagot nito na ikinatikom ng bibig niya. Tungkol ba sa nalalapit na anibersaryo yan? Oo. Aniya bago siya nagbaba ng tingin at nagpatuloy sa pagsisintas ng sapatos niya.
Dapat ngay kanina pa natapos ang tungkol sa bagay na yan. Nawala lang ako sa konsentrasyon kanina kaya inabot ng gabi. Nahiya nga ako kay Mrs. Arnaiz eh. Maiintindihan ka naman nun. Sanay na siya sa'yo eh. Sagot ni Von sa kanya na ikinangiti niya na lang. Ramdam niya ang paglapit nito sa direksyon niya kaya naman hindi niya na naiwasan ang sariling puso na dumagundong lalo na nang sandaling huminto si Von sa paglapit sa kanya at lumuhod sa harapan niya. Dahilan upang maglevel pa ang tingin nila sa isa't isa. Nagtagal ang tingin niya kay Von at napansin naman iyon ng binata kaya naman wala itong ibang nagawa kung hindi ang tumikim bago lumingon sa sapatos niya. Ano bang iniisip mo at bakit nawawala ka sa konsentrasyon? Tanong sa kanya ni Von. Huli na ang lahat ng mapagtanto ni Sisi na kinuha na ni Von ang sintas ng sapatos niya at siya na mismo ang nagbuhol nito sa kanya. Nakita niyang multo ng ngiti sa labi ni Von kaya naman nagtagal din ng kaunti ang titig niya roon. Pati pagsisintas, hindi mo pa magawa ng maayos. Ah, nakalimutan ko lang. Sagot niya dahilan upang mahinang natawa si Von. Nang matapos niya ang pagsisintas ng sapatos nito ay marahan siyang tumayo at nagtungo na sa taas. Nang dahil sa gulat sa nangyari, hindi pa nakagalaw sa pwesto niya si Sisi kahit na kanina pa nakaakyat sa taas ang lalaking nag-aayos ng sintas niya. Tinatanong niya ako kung bakit nawawala ako sa konsentrasyon? Tanong niya sa sarili bago siya napanguso. At tanungin mo kayang sarili mo nang malaman mo, Von. Aniya, at nang makarecover ay mabilis siyang umalis sa lugar na yon. Kahit na paulit-ulit nang dumagundong ang puso niya nagdahil sa labis na tensyon sa nangyari. Sa mga nakalipas na araw ay nagpatuloy lang ang ganoong turing nila sa isa't isa. Minsan ay hindi siya kinikibo ni Von, kaya naman madalas ay nawawala siya sa hulog. Ginawa niya rin naman ang lahat ng makakaya niya para lang hindi siya mawala sa konsentrasyon, lalo na sa tuwing nasa meeting silang dalawa ni Mrs. Arnaiz. Siyempre ay nangako siya rito, kaya naman nararapat lang natuparin niya lahat ng pangako niya rito. Sa tagal ng pananatili niya sa poder nito, may minsan na rin anak na rin ang turing nito sa kanya, kaya naman minsan na hindi niya rin napipigilan ang sarili niya magpasalamat dito, dahil kung hindi, dahil sa kanilang dalawa ng anak niya, hindi niya na alam kung saan siya pupulutin ngayon. Sa katunayan nga ay malaki ang utang na loob niya sa dalawa, kaya naman handa siyang gawin ang lahat ng kaya niyang gawin para lang maibalik sa dalawa mga utang na loob na ibinigay nito sa kanya. Kahit na maging kapalit pa nito ang... Po? Gulat na sabit ni Sisi na ikinalawak ng ngiti ni Mrs. Arnaiz. Pero bakit po, ma'am? Ano ka ba naman, iha? Anito na animong natatawa pa sa naging reaksyon niya. Kahit sino naman ay magugulat sa hinihingi nitong pabor sa kanya ngayon. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ngayon lang ito humingi ng tulong sa kanya. Ang buong akala niya ay may kinalaman sa trabaho sa opisinang ipinapagawa nito sa kanya, pero lahat ng akala niya sa sarili ay naglaho na nang marinig ang pakiusap nito sa kanya. Nakarating na kasi kay Mrs. Arnay sa kauna-unahang pagkakataon na may nobya si Von. Ang buong akala nga nila ay anak ito ng isa sa mga investors o board members, o hindi naman kaya ay nanggaling ito sa mayamang angkan tulad ng pamilya nila. Lahat ng akala nila ay naglaho nang makarating sa kanila ang balitang isang bank teller at empleyado lang ang napusuan ng anak niya. Kahit na papano ay malaki ang tingin ni Sisi sa bank teller na nobyo nito. Bank teller? Ibig sabihin lang nito ay mataas ang pinag-aralan nito at nag-aral ito sa isang eksklusibong paaralan. Hindi tulad niya. Hindi na iyon masama para sa isang tulad ni Von na hindi naman tumitingin at namimili ng babae nang naaayon sa pinag-aralan nito. Si Von na rin naman mismo ang naglinaw sa kanya noon na wala siyang interes sa kung anong pinag-aralan nito. Ang importante lang para sa kanya ay ang mukha, hubog ng katawan, at kung maipagyayabang niya nga bang talaga ito sa mga kaibigan niya. Iyon ang mga isinagot nito sa kanya nang minsan niya itong tinanong noon. Kaya naman natitiyak niyang alam na ni Von kung anong ginagawa niya sa buhay niya. Pero ma'am, muling sambit ni Sisi na animong hindi kumbinsido sa plano ng boss niya. Tingin niyo po ba hindi magagalit si Von sa plano ninyo? Kilala niyo po si Von, baka po ma-offend siya sa gagawin ninyo. Ano ka ba naman, iha? Ikaw na rin mismo ang nagsabi. Kilala ko ang anak ko dahil ako ang nagluwal sa kanya. At alam ko rin kung anong ginagawa ko. Kaya hindi mo na kailangan makaramdam pa ng takot. Aniya bago niya hinawakan ang braso ng dalaga na hanggang ngayon ay hindi pa rin kumbinsido sa mga planong nabubuo sa utak niya. Sa ngayon ay wala naman akong ibang ipapagawa sa'yo.
Basta ang inutos ko lang sa'yo ng mga damit at makeup ang asikasuhin mo. Huwag kang mag-alala dahil alam ko to, okay? Anito bago ngumiti sa kanya at tuluyan na nga siyang iniwan roon. Pabuntong hiningang kinulayan ni Sisi ng uling ang damit na kanina niya pang sinira. Ilang beses niya na rin itong tinapunan ng kape at sa pag-asang magmamansya ang kulay nito sa tela ng damit na inaayos niya. Sa katunayan ay wala talaga siyang ideya sa gustong gawin ni Mrs. Arnaiz. Ang tanging alam niya lang ng mga oras na yon ay pupunta sila sa bangko kung saan nagtatrabaho si Von. At upang makaharap na rin ang nobyang pinangangalandakan nito sa nanay niya magmula pa nung umpisa. Magpapakasal na kami ni Janice, ma, at nakasettle ng lahat. Walang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang magtago sa gilid ng pintuan habang nakikinig sa usapan ng mag-ina na ngayon ay kasalukuyang nagbi-meeting sa loob ng opisina nito sa bahay. Ngayon lang binuksan ni Von sa nanay niya ang tungkol sa nobyo nito kaya naman hindi na iwasan ni Sisi ang lihim na makinig sa usapan nila nang dahil sa kuryoso. Kung may girlfriend na lang talaga siya at sigurado na siya sa babaeng ipapakilala niya sa nanay niya, ibig lang bang sabihin nito ay nakapasa na sa mataas niyang standards? Walang iba nagawa si Sisi kung hindi ang mapanguso na lang bago malungkot na nakinig sa likod ng pintuan sa pinag-uusapan ng dalawa. Sa kabilang banda naman, ay walang ibang nagawa si Mrs. Arnaiz kung hindi ang mapagtaas na lang ang kilay nang dahil sa sinabi ng anak. Oo, nasa tamang edad na rin naman ito, pero hindi niya maitatangging nag-aalangan pa rin siya sa sinabi nito. May nobya na ito? Paano nangyari? At handa na magpakasal? Hindi niya pa naipapakilala ng personal sa kanyang dalaga, ngunit may balak na silang magpakasal? Kung lumaki sa isang mahirap na pamilya si Von, ayos lang para sa kanya. Hindi niya na kailangang makaramdam ng takot dahil alam niyang totoo ang nararamdaman sa kanya ng dalaga kahit na mahirap pa sila. Pero lumaki sa luho si Von. Alin man yan sa dalawa, kung anak ng isang kompetensya nila sa negosyo ang babaeng yon, o kung gold digger ito tulad ng mga napapanood niya sa telebisyon. Ikakasal pala. Eh bakit ngayon mo lang sinasabi lahat ng ito, Von? Tanong ni Mrs. Arnaiz na animong nasaktan pa sa ginagawang paglilihim sa kanya ng anak. Hindi ba't nagkalinawa na tayong dalawa? Ma, alam ko kasi na may masasabi ka sa kanya kapag ipinakilala ko siya agad sa'yo. Nagtala lang yun, Von, dahil anak kita at nanay mo ko. Wala akong ibang hanggad kung hindi ang para sa ikabubuti mo. At isa pa, may karapatan akong husgahan lahat ng babae makakasama mo sa buhay. Sambit nito bago umayo sa pagkakaupo. Kita mo si Sisi? Inabot pa ako ng 5 taon bago ko natanggap ang presensya niya sa tabi mo. Alam mo naman kung anong stand ko sa biglaan mong pagpapakasal, hindi ba? Pwede bang wag na nating isali rito si Sisi, ma? Pakiusap ni Von sa kanya bago ito sumandal sa kinauupuan niya. Buo na ang desisyon ko, ma. Hindi na magbabago yon. Pakakasalan ko si Janice kahit na anong mangyari. So, Janice palang pangalan ng nobya mo. Sambit ni Mrs. Arnaiz na ikinakunot ng noon niya. Muli siyang bumuntong hininga ng muling maalala ang naging kasunduan nila noon paman. Sa totoo lang nadismaya ako sa iyo, iho. Pero kung yun ang desisyon mo, wala na ako magagawa pa. Nalulungkot lang ako dahil mukhang wala na kayong pag-asang dalawa. Alam mo naman siguro kung sino ang gusto ko para sa'yo noon pa man, hindi ba? Ang sabi ko, ma, huwag nating pag-usapan ng tungkol sa kanya rito ngayon. Sambit ni Von na ikinahinga niya na lang ng malalim. Hindi kalauna na tuluyan nang tumayo si Von sa kinauupuan niya bago humarap sa nanay niya ngayon ay animong dismayado pa rin sa naging desisyon ng anak niya. Mauna na ako, marami pa akong asikasuhin. Hindi na namalaya ni Sisi ang biglang paglabas ni Von. Mabilis na binuksan ni Von ang pintuan at halos manlaki ang mga mata niya nang muntik nang bumagsak si Sisi sa harap niya. Mabuti na lang at mabilis siyang kumilos dahil kung hindi, ay baka dumiretso na siya sa sahig. What are you doing here? Iha! Mahinang sabit ni Sisi. Bago niya inayos ang selabi niya at umalis sa pagkakahawak ni Von sa kanya. May sasabihin sana ako kay Mrs. Arnaiz. Huwag kang mag-alala dahil wala naman akong narinig. Maski isang salita sa lahat ng pinag-unasapan niyo. May sasabihin lang sana ako pero mamaya na lang. Aniya bago siya nagmamadaling umalis sa lugar na yon kahit na paulit-ulit siyang tinawag ni Mrs. Arnaiz.
Walang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang umuso at magpatuloy na lang sa pagkuskos ng uling sa damit na inaayos niya magmula pa kanina. Nang maalala ang narinig na usapan ng mag-ina, doon niya lang napagtanto ang tungkol sa plano ni Mrs. Arnaiz. Nung una'y nag-aalangan pa siya ngunit nang maalala ang tungkol sa bagay na yon, doon niya lang napagtagpi-tagpi ang lahat. Sigurado po ba kayo, ma'am? Muli niyang tanong. Pinagmasdan niya ang ginang sa marumi nitong damit. Nag-amoy lupa ito nang dahil sa dinagdag nilang puti kanina. Kaya naman natitiyak niyang kung sino man ang mapalapit kay Mrs. Arnaiz, natitiyak niyang maduduwal. Lalo na kung maarte at hindi kakayanin ng tiyanala. Sa totoo lang ay amoy siyang bukid, tulad ng gusto niyang mangyari noong umpisa pa lang. Walang ibang dala si Mrs. Arnaiz kung hindi ang maliit na envelope at ang sarili niya. Bahagyan niya rin nakabuhog hagang buhok niya. Base sa itsura niya, natitiyak niyang hinding-hindi siya makikilala ng anak niya kung sakali mang makita siya nito sa ganoong ayos ngayon. Ginawa niya lang ito at nang sa ganon ay malaman niya ang tunay na ugali ng nobya ng anak niya bago pa man ito ikasal. Siyempre, hindi naman siya makakapayag na mapunta lang sa ibang babae na hindi naman deserving para sa anak niya. Naririto na tayo, iha. Ngayon pa ba ako aatras? Nakangiti niyang sambit na marahan naman niyang tinanguan. Basta yung bining ko sa'yo, ha? Huwag na huwag kang papasok kahit na anong mangyari. Masusunod, ma'am. Aniya bago niya inilalayan si Mrs. Arnaiz papasok sa loob ng building. Ang mga security guard na may 6 na taon nang nagtatrabaho sa bangko ay nagulat nang makilala ang ginang. Mabilis naman silang sinenyasan ni Mrs. Arnaiz na huwag maingay nang muntik na nitong maibuga ang kapeng iniinom nito. Ma'am, ano pong nangyari? Shhh! Sambit nito bago humiti sa kanya. It's a secret, iho. Sa ngayon ay kailangan ko na munang pumasok sa loob para mag-invest. Aniya bago kumindat sa gwardya na nangingiti-ngiti naman itong tinanguan. Wala ibang nagawa ang guard kung hindi ang mabilis silang pagbuksan ng pintuan. Nang makapasok sila sa loob ay agad nang lumayo si Sisi sa direksyon niya tulad ng napagkasunduan nilang dalawa. Si Mrs. Arnaiz naman ay agad na pumila sa linya na 6 sinusundan lahat ng mga kasabayan niya sa pila. May ilang napapatingin sa kanya, sa ayos niya, nanginingitian niya na lang. Ang ilang empleyado sa gilid niya ay nagbubulungan, ngunit wala naman silang ibang ginagawa para paalisin ang ginang. Ni hindi man lamang pumapasok sa isip nila na paalisin ang ginang dahil alam nila sa sarili nila na wala sila sa posisyon para gawin ang bagay na yon. Humarap bilang tao ang ginang kahit na nasa ganoon siyang kalagayan, kaya naman haharapin din nila ito bilang tao tulad na nakasaad sa pinirmahan nila bago pa man sila pumasok sa trabahong yon. Good morning, ma'am. Bati sa kanya ng isang babae na nasa gilid ng pila. Paano ko po kayo matutulungan? May ipapaayos na sana ako. Inutusan kasi ako ng anak ko. Hindi ko naman alam kung anong gagawin ko. Sambit ni Mrs. Arnaiz. Wala iba nagawa si Steffi kung hindi ang mapatango na lang bago niya iminwestra ang daan patungo sa linya ni Janice. Kung mag-i-invest po kayo, ma'am, si Ma'am Janice po munang mag-a-assist sa inyo. Kapag natapos niya po kayong kausapin, dumiretso po kayo agad sa pila ko. Anito bago ngumiti sa kanya, naginantihan niya naman ng isang palakaibigang ngiti. Wala iba nagawa si Mrs. Arnaiz kung hindi ang pumila sa linyang tinuro sa kanya ng dalaga. Kung hindi siya nagkakamali, ay Janice ang pangalan ng babaeng yon. Marahil ay iyon na rin siguro ang Janice na tinutukoy ng anak niya, kaya naman bago pa man mawala sa mga mata niya ang mukha ng dalagang yon, mabilis na siyang dumiretso sa linya nito. Hihikab na sana si Sisi, ngunit agad siyang natigil sa paghikab nang bigla na lamang pumasok sa loob si Von. Mabuti na lamang at hindi naman ito bumaling ng tingin sa direksyon niya at sa direksyon ni Mrs. Arnaiz. Kaya naman natitiyak niya hindi niya namukhaan ang nanay niya at hindi naman siya nito nakita sa direksyon niya. Marahang nagtungo si Von sa direksyon ni Janice dahilan upang tuluyan na siyang mapansin ang nanay niya na hanggang ngayon ay matyaga pa rin naghihintay sa pila. May sinabi ito sa dalaga na ikinangiti naman ito. Hindi nakatakas iyon sa mga mata ni Sisi, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapanguso na lang habang lihim na nagsiselos sa mga nakikita. Pinagmasdan niya mula sa malayo ang dalaga at halos manliit siya sa sarili niya. Bakit siya manliliit sa sarili niya? Maganda ang dalagang yon at alam niya may pinag-aralan ito. Hindi tulad niya. May kung anong sakit na gumuhit sa puso niya habang nakamasid sa dalawa na nag-uusap mula sa malayo.
Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang lumayo pa ng kaunti at mag-iwas na lang ng tingin. Kung mahal ni Von ang babaeng yon, wala na siyang magagawa pa. Ang tanging hiling na lang sa sarili niya ay maging maayos ang magiging pagsasama nilang dalawa. Na alam niyang ni Minsa na ay hindi niya maibibigay kay Von kung sakali mang malaman nito na may nararamdaman siya para rito. Nang sandaling dumiretso si Von sa opisina niya, tsaka lang nag-ibang reaksyon ni Janice at hindi iyon nakatakas sa mga mata ng matandang sumunod sa pila. Isang irap ang ginawa niya sa babaeng kaharap niya at nang umalis ito ay siya namang pag-upo ni Mrs. Arnai sa harapan niya. Oh my God! Sambit ni Janice na animong napasandal pa sa kinauupuan niya nang dahil sa amoy na biglang nanuot sa ilong niya. What the? Hindi pa uso ang ligo sa inyo, ante? Singhal niya pa habang nananatili pa rin ang mga daliri niya nakaipit sa ilong niya. At nasa ganon ay hindi niya malanghap ang amoy ni Mrs. Arnaiz. Janice! Tawag na animong banta ni Steffi sa kanya. Kaya naman galit siyang bumaling ng tingin dito. Ang aga-aga, yan agad ang bungad mo? Eh, saan baho niya eh? Wala na ba akong karapatan na magreklamo? Singhal ni Janice dahilan upang marahang mapatango si Mrs. Arnaiz sa sarili niya. Kanina pang busangot ang mukha ni Janice, ngunit nang sandaling pumasok si Von, doon tila ba nag-ibang itsura niya sa pakikitungo sa kliyenteng tinutulungan nito. Nang sandaling umalis si Von, tsaka na lang muling nagbago ang itsura at pakikitungo niya sa mga inaasis niya sa trabaho. Ganito ba talagang ugali nito? Ang sabi ni Von sa kanya ay mabait ang nobya niya sa pakikitungo sa iba. Maalalahanin din ito at matulungin sa mga katrabaho niya. Kaya naman ang makita ang paraan ng pakikipag-usap nito sa ibang tao at sa panghuhusgang nakita niya sa mga mata nito nang makita siya nito, doon niya lang napatunayan sa sarili niya na mukhang nagkamali ng pagpili sa babae ang anak niya. Hindi niya kayang sikmurain na ganitong klase lang ng babae ang pakakasalan ng anak niya. Hindi siya makakapayag na papunta sa ganitong klase ng babae si Von. Alam ba ng anak niya ang tungkol sa itinatago nitong ugali? Janice, kliyente natin si Ma'am. Sambit ng isa pa na nakakita sa ginagawa niya. At isa pa nagpunta siya dito bilang tao. Kaya nararapat lang na pakisamahan mo siya bilang tao. Tao my ass! Singhal pa ni Janice na lihim na inismirahan ng mga katrabaho niya. At saka kliyente? Kliyente bang matatawag ang ganyang ayos? Mukha kang pulube, ante. Tingin mo ba maniniwala ako sa'yo may pera ka? Dagdag pa niya bago ngumisi kay Mrs. Arnaiz na ikinabuntong hininga na lang nito. Eh, hindi ka dapat nagbabase sa panlabas sa anyo, Janice. Dismayadong sambit ni Steffi bago umiling na animong napipiko na sa mga ginagawa ni Janice. Kahit na nakahubad pa yung si Ma'am o kahit na gula-gulanit pang suot niya, please naman, huwag mo siyang bastusin ng ganyan. Kumaharap siya bilang tao dito, oh. Pwede bang kahit na ngayon lang, huwag mo na munang ilabas yung kasamaan ng ugali mo? At ako pa talagang masamang ugali ngayon, Steffi. Singhal ni Janice na ikinabuntong hininga na lang nito. Tulad ng sinabi ko, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kung kliyente talaga siya ng bangko, hindi siya papasok dito ng ganyan ang itsura niya. Alam ba ng guard na nagpapasok siya ng pulube rito? Gosh, ang dapat sa guard na yon tinatanggal. Ni hindi niya malang magawa ng maayos ang trabaho niya, nakakabwisit. Ginagawa niya ng maayos ang trabaho niya, Janice. Sabat ng isa na animong napipiko na rin sa usapan nila. Ikaw tong hindi mo lang nagtatrabaho ng maayos. Kung hindi mo lang boyfriend si Sir Von, tingin mo ba magtatagal ka rito? Hindi, di ba? So what are you trying to say, Maverick? Nasipsip ka? Patanong na sagot ng kaaway niya ngayon at tinawanan ng iba. Tama naman ako ah. Sipsip ka naman talaga, Janice. Kung hindi mo lang talaga boyfriend yung manager natin, tingin mo ba magtatagal ka rito? Hindi ba hindi? Tama na yan. Pagpagitna ni Steffi bago siya umayos sa pagkakaupo niya. Magtrabaho na lang tayo, mahaba ang pila ngayon. Humanda kayo sa akin mamaya. Sambit ni Janice bago niya kinalabog ang mesa niya sa paghampas ng mga dokumento nasa harap niya. Galit siyang bumaling kay Mrs. Arnaiz na hindi naman ito pinakitaan ng emosyon. Ano na matandang pulube? Ang akala ko ba'y may itatanong ka? Nagpapa-assist ka, hindi ba? Ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Sa totoo lang, ang bagal mo! Sigaw agad ni Janice
dahilan upang maglingunan sa direksyon nila ang mga taong naroroon sa loob ng bangko. Ang haba-haba na ng pila nang dahil sa'yo, oh. Ikaw lang nagpapahaba sa pila. Masyado kaming busy ngayon. Kaya kung mamamalimos ka lang, pwede bang sa labas na lang? Janice, ano ba? Singal ni Steffi na napatayo na sa kinauupuan niya. Sumusobra ka na! Ikaw ang sumusobra! Sigaw ni Janice sa kanya kasabay ng pagduro na hindi naman ikinatinag ni Steffi. Bakit? Nagpapa-impress ka ba kay Von? Baguhan ka lang, ha? Nagpapa-impress ka? Para ano? Para ma-promote ka? Sigaw nito. Nang dahil sa kumosyong nangyayari, marahang nagtungo ang guard sa loob at halos matigas sa kinatatayuan nang makitang nag-aaway-away na sila roon. Nakita niya si Mrs. Arnaiz na nakatayo sa gitna kaya naman natitiyak niyang ang ginang ang dahilan ng pinag-aawayan nila. Marahil ay ito rin ang sinasabi ng ginang kanina na dahilan kung bakit naroroon sila ngayon ng sekretarya niya. Ma'am, ani yan ang dumiretso siya sa gilid nito. Gusto niyo po bang? Ako nang bahala rito, iho. Mahina niyang sambit. Dito na marahan naman itong tinanguan. Nakita ko na kung anong hinahanap ko. Dagdag niya pa. Pagkatapos na makipagsagutan si Janice kay Steffi, dali-dali na siyang bumaling ng tingin kay Mrs. Arnaiz. Mababakas ang galit sa mga mata ng dalaga kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang inosenteng bumaling ng tingin dito na lalo lamang nitong ikinagalit. Ikaw! Duro ni Janice sa guard na nakatayo lang sa gilid ni Mrs. Arnaiz. Alam mo na ang pulube. Hindi mo malang sinaway sa pagpasok dito. Nagtatrabaho ka ba talaga? Maghunos dili ka, ma'am. Paalisin mo na siya ngayon din kung ayaw mong masisante ka. Singhal ni Janice. Walang ibang nagawa ang guard kung hindi ang bumuntong hininga bago bumaling kay Mrs. Arnaiz na hindi namang gumalaw sa kinatatayuan niya. Sa kabilang banda ay nakarating na kay Sisi ang ginagawa ni Janice. Alam niyang magagalit si Mrs. Arnaiz sa gagawin niya ngunit wala na siyang pakialam sa iisipin nito. Sa ngayon, mas importante para sa kanya ang mailayo ang ginang sa gulong yon. Natatakot siyang baka masaktan pa ni Janice si Mrs. Arnaiz kaya naman hindi na siya nagdalawang isip pa na dumiretso sa direksyon ng mga ito. Ano? Galit na singhal ni Janice. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang umalis sa mesa niya bago siya nagdesisyong humarap sa ginang at hawakan nito sa kamay na hindi naman ito ikinatinag. Ayaw mong umalis, ha? Singal ni Janice habang hinihila niya ang ginang sa kinatatayuan nito. Akong kakaladgad sa'yo palabas kung ganon. Ma'am! Tawag ni Sisi bago niya hinawakan sa braso si Janice. What the hell are you doing? Isa ka pang dugyutin ka! Singal ni Janice bago niya tinulak si Sisi na ikinaupo nito sa sahig. Pare-pareho lang kayo mababang uri. Ang dapat sa inyo kinakaladgad palabas. Tumayo si Sisi upang makipagpambuno kay Janice habang si Mrs. Arnaiz naman ay napapaigik na sa ginagawa nilang dalawa. Habang tumatagal ang minuto, mas lalo lang bumabaon ang kuko ni Janice sa braso niya hanggang sa tuluyan na nga itong nagsugat at nagdugo. Halos mapanganga naman si Sisi sa nakita niya kaya naman mas lalo lang siyang nagkaroon ng lakas loob na ilayo si Mrs. Arnaiz sa mga kamay ni Janice. Janice, tama na! Ano ba, Janice? Tumawag kayo ng security! Ma'am, tama na po! Pagpapagitna ng guard na maging siya ay hindi malang magawang paghiwalayan ng tatlo ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi ang mag-away sa harap ng lahat. Sa huli ay nagdesisyon si Janice na galit na itulak palayo si Mrs. Arnaiz. Iyon ang naging dahilan upang hawakan siya ni Sisi sa braso. Mabuti na lang at mabilis siya nasalo ni Sisi dahil kung hindi ay baka naaksidente na ang ginang sa lakas ng pagtulak ni Janice sa kanya. That's where you belong, beggar! Mom! Galit na sigaw ni Von na ikinatahimik ng lahat. Mabilis at nalalaki ang hakbang ni Von nang sandaling dumulog siya sa ina. Nakita niya si Sisi na ngayon ay nakasuporta sa nanay niya bago niya pinagmasdan si Mrs. Arnaiz na ngayon ay animong namimilipit sa sakit sa ginawang panunulak ni Janice sa kanya. Mom? Gulat at namumutang sambit ni Janice. Tuluyan ang nawala ang galit at iritasyon sa mukha niya dahil napalitan ito kaagad ng takot at pangamba. She's your... What are you doing here, ma? Nag-aalala lang sambit ni Von bago siya bumaling kay Sisi na hindi naman makatitig pabalik sa kanya. Sabihin mo sa akin kung anong nangyayari rito, Sisi.
What the hell are you two doing here? Hindi ba't sinabi ko na sa inyo na huwag kayong pupunta rito nang walang permiso ko? May ipapaayos lang sana ako, anak. Wala naman ako masamang intention sa pagpunta rito. Gusto ko lang namang makita at makasama ng personal ang mga empleyado natin. Sambit ni Mrs. Arnaiz bago ngumuso na ikinabuntong hininga na lang ni Von sa labis na galit. Hindi ko naman alam na magiging ganito lang palang kalalabasan ng pagkukunwari ko. Malay ko bang hindi patas ang tingin ng isa sa mga empleyado mo? Nakita ni Von ang mga galos sa braso ng nanay niya at nang makita iyon, doon lang muling kumulo ang dugo niya sa labis na galit. At sinong gumawa nito sa'yo? Von, anak. Sinong gumawa nito sa'yo? Tanong niya. Walang ibang nagawa ang mga empleyado ang naroroon kung hindi ang bumaling ng tingin kay Janice na ngayon ay napaatras pa sa kinatatayuan niya. Sa tingin pa lang ng mga empleyado niya, mukhang alam niya na kung sino ang punot dulo ng pagkakadisgrasya ng nanay niya. Madilim ang araw niyang tumayo mula sa kinatatayuan niya at tumalikod sa nanay niya para lang maharap ang may pakanan ng lahat ng ito. Nanginginig na ang mga kamay ni Janice nang sandaling mag-cross ang mata nilang dalawa. Kitang-kita niya ang galit sa mga mata nito. Kaya naman hindi niya na naiwasang makaramdam ng takot dahil sa nangyari. Hindi ko alam, Von. Nauutal niyang sambit lalo na nang sandaling maglakad si Von papalapit sa kanya nang may galit sa mga mata nito. Believe me, hindi ko alam. Hindi ko alam na nanay mo siya. Ang akala ko. So, kapag nalaman mong nanay ko siya, magbabagong treatment mo sa kanya, Janice? Von, hindi ko alam na magagawa mo yan sa nanay ko. Von, sinaktan mong nanay ko, Janice. Kasi hindi ko alam, okay? Singhal ni Janice sa kanya na mas lalong ikinatiim ng bagang niya sa labis na galit. I'm sorry, ma'am. I'm sorry, Von. Hindi ko alam, okay? Kung alam ko lang, edi sana hindi ko siya tinulak at minaliit. I'm done. Sambit ni Von na unti-unting kinalaki ng mga mata niya sa labis na pagkabigla. I'm done with you. Anong sinasabi mo, Von? Anong ibig mo sabihin? Itigil na natin to. Sambit ni Von, ikinalaglag ng panga niya sa labis na gulat at pagkabigla. Hindi ko kaya magpakasal sa isang tulad mo, Janice. Ang akala mo ba hindi makakarating sa akin lahat ng ginagawa mo? Sinubukan ko magpakabulag, oo. Dahil mahal kita, Janice. Eh anong tingin mo sa akin? Habang buhay na lang na magpapakabulag sa'yo? That's the last string, Janice. Tapos na tayong dalawa. I'm breaking up with you. Dagdag pa ni Von bago niya tinalikuran ng dalaga at inalalayan ng nanay niya na tumayo at lumabas kasama niya. Walang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang tumango sa guard at humingi ng paumanhin sa mga empleyadong nakasaksi sa nangyari bago siya nagdesisyong sumunod sa dalawa palabas. Sa biyahe, walang ibang nagawa si Von kung hindi ang manahimik na lang sa pwesto niya. Siya ang nagmaneho ng kotseng kinasasadlakan nila ngayon kasama ang nanay niya sa passenger seat at si Sisi na nasa backseat at maraing nakamasid sa kanilang dalawa. Inabot pa ng 10 minuto bago nagdesisyong bumuntong hininga si Mrs. Arnaiz sa kinauupuan niya bago nagbukas ng mapag-uusapan. I'm sorry, iho. Saad niya na hindi naman ito kinibo. Alam ko nagagalit ka ngayon dahil sa nangyari. Sa totoo lang ay wala naman talaga akong balak na ganunin ang nobya mo. Sa katunayan nga lang ay gusto ko lang talaga siyang makilala ng personal. Wala naman akong sinabi kanina at saksi naman ang iba mong empleyado roon. Unang apa ko pa lang sa linya niya, nakabusangot na agad ang mukha niya. Hindi ko alam kung... It's okay, ma. Putol nito sa kanya na ikinanguso niya na lang sa kinauupuan niya. Ihingi na lang ako ng kopya ng CCTV at ng mapag-aralan ko mamaya. Mamaya ako naiisipin pang tungkol sa bagay na yan. Eh, paano ang nobya mo kung ganun? At tapos na kami. Sagot ni Juan sa kanya na ikinangiwi niya na lang. Sapat na yung nakita ko kanina para makipaghiwalay sa kanya. Hindi ko kaya makisama sa babaeng abusado tulad niya. Ni minsan niya, hindi malang lumapat ang kamay ko sa'yo. Ni hindi malang kitang napagtaasan ng boses noon pa man. Pagkatapos siya, para bang sobrang dali niya lang nagawin yun sa'yo? Aniya, bago bumuntong hininga. Sa susunod, pwede bang kapag bibisita kayo ron, pwede bang magsabi naman kayo? Lalong-lalo ka na, Sisi. Aniya, bago lumingon sa rearview mirror.
Dahilan upang magsalubong ang tingin nilang dalawa na ikinaiwas naman ng tingin ni Sisi. Trabaho mong bantayan si Mama. Kung may ginagawa man siyang alam mong makakasama sa kanya, huwag mo na siyang payagan pa. Huwag mo na siyang konsintihin pa. Ano ka ba naman, Von? Walang kasalanan si Sisi rito, okay? Pagtatanggol ni Mrs. Arnaiz sa dalaga na ikinanguso naman ni Sisi. Ah, sa katunayan niya, ilang beses niya na akong tinanong kung sigurado ba talaga ako. Kulang na lang ay hablutin at iuwi niya ako kanina. Wala siyang magawa dahil inutusan ko siya, iho. Kaya please huwag mong idadamay si Sisi rito, okay? Hindi na sumagot si Von sa kanya. At sa halip na sumagot ay wala na itong ibang nagawa kung hindi ang malalim na lang na huminga bago nagpatuloy sa pagmamaneho. Sa kabilang banda ay wala namang ibang nagawa si Janice kung hindi ang mapatulala sa kinatatayuan niya. Kanina pa siyang nakatayo sa lugar kung saan siya iniwan ni Von kanina. May 2 oras nang nakalilipas ngunit hanggang ngayon ay naroroon pa rin siya sa pag-asang babalikan siya ng binata at yayakapin tulad ng madalas itong gawin sa tuwing magtatalo sila noon. May 2 oras na siya roon ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin ito bumabalik. Wala namang iba nagawa sila Steffi at ang kasamahan niya sa trabaho kung hindi ang magmasid sa kanya mula sa malayo habang nagpapatuloy sa trabaho. Kawawa naman si Janice. Biglang sambit ng isa nang pumatak ang oras ng lunch nila. Kung ako sa kanya, tatakbo na lang ako palayo. Magtatago ako sa lugar kung saan hindi ako mahahanap ng kahit na sinong nakarinig sa pag-aaway nila kanina. Nako, dapat lang sa kanya yan, sagot ni Maverick bago siya umusog sa grupo nila upang bumulong. Deserve niya yan. Ano ba kayo? Huwag nga kayong makonsensya. Hindi niya deserve na kaawaan, ano? Yung ginawa niya sa nanay ni Sir Von, tingin niyo ba hindi pa niya deserve lahat ng yan? Tama si Von. Sambit ng isa pa nilang kasamahan sa trabaho bago ito nag-scroll down sa cellphone niya at ipinakita sa mga kaibigan niya ang picture na nakita niya sa social media kanina. Confused lang ako sa mga chismis na naririnig ko nitong mga nakaraan. At alam niyo ba kung anong nakita ko? Here, si Ma'am Vanessa Arnaiz, yung babaeng minaliit ni Janice kanina at nanay ni Sir Von, siya lang naman ang CEO ng UMB Bank. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin nun? Unti-unting nanlaki ang mga mata nila nang makita nila ang forum kung saan si Vanessa Arnaiz at ang anak niyang si Von Arnaiz ang laman. Ibig lang sabihin nun, hindi sila basta-basta. Dagdag ni Steffi bago sila napabaling ng tingin kay Janice na mula sa malayo ay walang ibang nagawa kung hindi ang lumuha na lang sa kinatatayuan niya. Kalahati sa loob niya ang nagsisisi habang ang kalahati naman ay nagagalit para sa sarili niya. Hindi niya alam na ang pagiging mataray, suplada at ang matabil niyang dila pala ang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Bago pa man niya mapakawalan si Von, hindi niya na siya nagdalawang isipan na magtungo sa binata nang sandaling pumasok ito sa loob ng bangko na ikinatahimik nilang lahat. Von, I'm sorry. Patawarin mo ako, please. Bungad niya kaagad bago siya humagulhol na yumakap sa binata na mas lalo lang ikinakunot ng noon ito. Sorry, please. Babawi ako. Magsusorry ako ng personal kay Ma'am Vanessa. Please, Von, I'm sorry. Final lang decision ka, Janice. Kahit na magmakaawa ka pa dyan at humingi ng tawad sa lahat ng taong nakarinig sa away natin kanina, sambit ni Von. Dahil ano pang mas lalo siyang mawala ng lakas ang dahil sa mga salitang narinig mula sa binata. Tapos na tayo. Tanggapin mo na lang ang desisyon ko. Pagkatapos ng lahat, Von, seryoso ka ba? Naiiyak na singal ni Janice bago siya lumayo sa binata at galit na bumaling rito. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin, makikipaghiwalay ka sa akin? Paanong lahat ng pangako mo sa akin? Ganun na lang yon? Von, ikaw ang buhay ko. Mamamatay ako kapag nawala ka sa akin. Nang dahil lang sa nangyari, makikipaghiwalay ka? Seryoso ka ba? Nilalang mo lang ang nanay ko, Janice? Natatawang sambit ni Von na ikinatigil ni Janice. Janice, natural lang na magalit ako dahil nanay ko yon. Ngayon kung hindi mo matanggap ang desisyon ko, tingin ko, mas makabubuti na lang para sa'yo ang umalis sa posisyon mo. Dagdag pa ni Von bago siya nagdesisyong talikuran ang dalaga na mas lalo lang nitong ikinaiyak. Sa mga sumunod na araw ay para bang nag-iba na palagi ang mood ni Von sa pakikitungo sa iba.
Hindi niya alam kung tama bang ginawa niya, pero kung dito lang siya magkakaroon ng peace of mind, tingin niya ay mas makakabuti na rin ito para sa kanya. Aminin niya man o sa hindi, ay talagang minahal niya naman si Janice. Marahil ay sadyang mapaglaro lang siguro ang tadhana. Kung kailan handang-handa ka na, siya ka naman magkakaroon ng problema. Buisit! Natatawa niyang singhal bago siya nagsali ng alak at muling sumimsim sa basong hawak niya. Malalim na ang gabi, ngunit hanggang ngayon ay naroroon pa rin siya sa poolside. Tila ba nalululong na siya sa alak dahil sa loob ng maraming araw na lumipas. Heto siya ngayon at muli na namang nag-iinom. Wala na yata ang araw na hindi nabubuhusan ng alak ang lalamunan niya. Kahit na papaano ay napapatay naman ang pait na hatid ng alak na yon ang pait na nararamdaman niya sa tuwing maaalala niya ang hiwalayan nilang dalawa ni Janice. Kung tutuusin ay pwede niya namang balikan ito kung gusto niya talaga ang dalaga. Ngunit hindi niya naman kayang sikmurain na balikan ang dalaga dahil sa tuwing makikita niya ito, palagi lang naaalala niya kung anong nangyari sa pagitan nilang dalawa ng nanay niya may isang buwan na ang nakalipas. Ikaw na anak, sino bang pipiliin mo, hindi ba? Paano kung na-stuck ka sa pagpili sa dalawa? Sinong pipiliin mo? Ang babaeng hindi ka sigurado kung mahal ka nga bang talaga at ginagamit ka lang? O ang babaeng nagsilang sa'yo sa mundong to? Nagpatuloy lang si Janice sa pagtatrabaho sa bangko, kaya naman mas lalo lang siyang hindi makamove on sa naging relasyon nilang dalawa. Ayaw niya rin naman itong tanggalin dahil para sa kanya napaka-immature naman niya kung tatanggalin niya ang babaeng yon. Gusto niyang magpaka-professional. Ayaw niya namang mamersonal, kaya naman hinayaan niya lang si Janice sa trabaho niya. Sisi! Tawag niya nang makita niya ang dalagang nakatayo sa kung saan man. Mukhang naghahanda na ito sa pag-alis. Medyo malalim na ang gabi, kaya naman nakakapagtaka na para sa kanya kung bakit naroroon pa rin ang dalaga hanggang ngayon. Nahihiyang lumapit si Sisi sa kanya nang sandaling tawagin niya ito. Walang ibang nagawa ang dalaga kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa sarili nang makita niyang lugmok na lugmok ang binata sa kinauupuan niya. May mga boteng naggalat sa sahig, kaya naman natitiyak niya na kung ano nga bang pinoproblema nito ngayon. Bakit po? Tanong niya. Gabi na, sagot ni Von sa kanya. Aniya bago siya napakamot sa ulo niya. Pauwi na nga po, sana may tinapos lang na reports kaya ginabi. May itatanong lang sana ako sa'yo. Umupo ka muna. Samahan mo muna ako kahit na ngayon lang, sambit ni Juan. Dahilan upang mapabuntong hininga siya bago siya umupo sa sun lounger na katabi ng kinauupuan ni Juan. Naging masama ba ako? Bagyang natawa si Juan bago siya bumuntong hininga at tumingala sa buwan na nasa taas. Tinatanong kita kung naging masama ba talaga ako? Aniya bago siya nagbaba ng tingin at muling nangiti sa sarili. Nagbibiro lang ako. Hindi mo naman kailangan sagutin yon. Alam ko namang naging mabuti akong tao. Iba ka talaga kapag nasasaktan ka. Para kang baliw. Sambit ni Sisi na ikinatawa naman ni Von. Okay lang yan. Wala namang masama sa mundo. Nagkataon lang talaga na siyang nakilala mo kaya ganon. Huwag ka mag-alala. Dahil hindi naman permanente ang nararamdaman mo ngayon. Darating at darating din ang araw na makakalimutan mo siya. Yung para bang normal lang sa yung araw na nakikita mo siya. Kung makapagsalita ka, parang nasaktan ka na. Biro pa ni Juan na natahimik niyang tinawanan. Nasaktan ka na ba? Oo. Araw-araw. Aniya bago siyang umuso. Pero ganun talaga. Darating din sa puntong maliliwanagan ka sa lahat. Ipapaintindi naman sa'yo ang lahat pagdating ng panahon. Darating din ang panahon na mapapaisip ka na lang na siguro nga marahil ay tama lahat ang naging desisyon mo. Ganon kasi ako. Tingnan mo ako ngayon, looking strong pa rin. Paano kasi? Nasanay na ako na ganon. Masyado ka kasing mahal ng nanay mo kaya ultimong heartaches hindi mo magawang lagpasan. Sambit nito na ikinangiti niya na lang. Sandali pa muna silang natahimik bago muling nagbukas ang mapag-uusapan si Juan. Pakiramdam kasi niya mapuputol ang pag-uusap nila at maiilang ang dalaga kung mananahimik na lang siya sa kinauupuan niya. Graduating ka na, hindi ba? Sambit niya na marahan itong ikinatango. Ilan na lang? 2 months na lang. Anong plano mo kapag nagtapos ka na?
Bahagya siyang napaisip sa itinanong sa kanya ng binata bago siya nakangiting nagkibit ng balikat. Pagkatapos ng lahat ng naitulong niya sa amin ni Mrs. Arnaiz, tingin ko'y hindi ko na kayo pwedeng iwanan pa. Aniya bago siya ngumiti at nag-iwas ang tingin sa binata nang bumaling ito sa kanya. Nasanay na rin ako dito sa trabaho ko kaya kapag nagtapos ako sa kuleyo, baka ipagpatuloy ko na lang kung anong naumpisahan ko. Matanda na rin naman sila nanay at tatay. May sari-sariling pamilya na rin ang mga kapatid ko kaya ako na lang din ang pwede nilang kapitan. Alam mo, naaalala ko sa'yo si Kuya Nando. Sambit ni Juan patungkol sa tatay niya na ikinangiti niya na lang. Nakakalungkot lang na kinailangan pa nilang umalis sa poder ni Mama. Alam mo ba na nung nagtatrabaho dito sa amin ang tatay mo noon? Siya ang madalas kong makasama sa lahat ng bagay. Kamusta na nga ba silang dalawa ng asawa niya? Nasa purok niyo pa rin ba? Okay naman sila. Doon ako madalas na umuwi. Good thing at hindi naman sila nagkakasakit kaya masasabi kong okay lang sila. Aniya. Nagpatuloy lang ang kwentuhan nila tungkol sa pamilya ni Sisi. Kahit na palalim na ng palalim ang gabi, hindi pa rin yun naging dahilan upang maputol ang kwentuhan nila. Para bang gusto rin ni Sisi na pabagali ng oras. Ngayon na lang din kasi sila unang nag-usap ni Von kaya naman espesyal para sa kanya ang gabing yun. Pagkatapos kasi ng ilang buwang pambabaliwala nito sa kanya, sa wakas ay muli ulit silang nag-usap. Hiling niya nga ay sana magtagal pang oras. Wala na siyang pakialam kung abutin man siya ng hating gabi sa bahay ng binata. Kung pwede nga lang na doon na siya matulog, ay baka doon na lang din siya matulog ng mga oras na yon. Walang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang humikab sa kinauupuan niya, kaya naman agad na bumaling ng tingin si Von sa relos na suot niya upang lingunin ang oras. Alas 10 na pala, sabit ni Von bago siya bumaling sa dalaga. Pasensya ka na, hindi ko na namalayan ang oras. Gusto mo bang ihatid kita? Ano, wag na! Natatawang sambit pa ni Sisi bago siya umayos sa pagkakaupo at nag-inat. Nakainom ka, baka ano pang mangyari sa'yo kung ihahatid mo pa ako. Ako na, Von, kaya ko na. Aniya bago ngumuso. Sa halip na kumibo ay walang ibang nagawa si Von kung hindi ang pagmastan siya. Nakaramdam naman ng pagkailang si Sisi kaya naman sinikap niya na lang na ibunto ng atensyon niya sa pag-aayos ng mga gamit na dadali niya sa pag-uwi. Natigil lamang siya sa pag-aayos ng gamit niya nang maramdaman niya ang kamay ni Von na humawak sa kamay niya. Sa kabilang banda ay wala namang iba nagawa si Von kung hindi ang mapanguso, lalo na nang mapansin niya ang animong natigilan ng dalaga sa pag-aayos ng gamit nang sandaling hawakan niya ito. Tila ba may kuryente rin na dumaloy sa kamay niya nang sandaling lumapat ang kamay niya sa dalaga? Sorry. Aniya bago niya tinanggal ang pagkakahawak sa kamay ni Sisi. Eh, hindi pa nga pala ako nakakapagpapasalamat sa'yo, ano? Salamat nga pala sa palaging pagsama mo sa nanay ko. Pasensya na rin kung napagsabihan kita nitong huli. Alam ko naman na wala ka talagang kasalanan. Sadyang nadala lang ako ng galit ka sa kanya. Ikaw ang napagbalingan ko ng galit. Okay lang, naiintindihan kita. Sagot ni Sisi bago ngumiti at hindi naman bumaling sa kanya. Kahit ako naman magagalit talaga kung ganunin ang kusino lang ang nanay ko. Eh baka nga mas malala pang magawa ko. Hindi rin naman nagtagal si Sisi dahil kung magpapaabot pa siya ng hating gabi sa bahay na yon, alam niyang hindi na siya makakasakay pa. Sa kabilang banda ay wala namang ibang nagawa si Von kung hindi ang tahimik na lang na mangiti habang inaalala ang naging kwentuhan nila. Ang nararamdaman niya para sa dalaga noon ay unti-unting bumabalik nang dahil lang sa kwentuhan na lang yon. Hindi naman mahirap na mahalin si Sisi kaya naman umabot na lang sa puntong hindi niya na namamalayan sa sarili niya na nagugustuhan niya na ito ng palihim. Si Sisi yung tipo ng babae na hindi niya naman pinangarap noon pero kusang hinahanap ng puso niya ngayon. Oo, at inamin niya na sa dalaga kung anong tipo niya sa babae dati pero ang lahat ng yon ay kasinungalingan lang. Paano niyang magugustuhan ng babaeng may magandang katawan kung balingkinitan lang ang katawan ng babaeng gusto niya? Paano niya magugustuhan ang babaeng may magandang kutis at mukha kung tipikal lang naman ang balat at mukhang babaeng nagpapatibok sa puso niya? At bakit niya gugustuhin ang babaeng halos perpekto kung hindi naman perpekto ang babaeng natipuhan niya noon pa man? Sa kabilang banda, wala namang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang mapanguso na lang
nang mapagtanto niyang napapadalas ng pagsasama ni Juan sa kanya at sa nanay niya nitong mga lumipas na linggo at buwan. Lahat ng katanungang bumabagabag sa isip niya ay nawala nang sandaling umamin na ang nararamdaman niya si Juan sa kanya pagkalipas ng ilang buwang pagpapapansin sa kanya. Ano? Pasigaw niyang tanong nang dahil sa gulat na ikinatawa na lang nito. Kahit na sino ay magugulat dahil naroon si Juan sa harap niya, nakaluhod at may hawak na bukay ng mga bulaklak para sa kanya. Si Juan ang humingi ng tulong sa kanya sa pag-aayos ng lahat ng ito. Naroon sila sa isang resort na pinabook ni Juan para sa gabing yon. Ang buong akala niya nga ay may bagong babae na naman siyang pinupormahan, kaya siya nag-ayos ng ganoong sorpresa para sa gabing yon. Ang hindi niya alam ay ginawa ni Juan ang lahat ng yon para sa kanya, para makuha ang permiso niya na maligawan siya ng lalaking matagal niya nang ginugusto noon pa man. May luhang dumadaloy sa pisngi niya nang dahil sa nangyari, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang ibaba ang salamin niya at mabilis na pinunasan ang mga luha niya. Wala namang ibang nagawa si Juan kung hindi ang gumiti lang sa harapan niya habang may hawak na bouquet sa kamay niya. Sorry, hindi ko kasi alam na... Aniya bago tumawa at nagpapapadyak sa buhangina na tinawanan naman ni Juan at ng mga staffs na naging saksi sa ginawa ni Juan para sa kanya. I mean, seryoso ka ba, Juan? Ikaw, baka ginagawa mo lang akong rebound para makalimutan mo yung dati mong girlfriend. Magagalit talaga ako sa'yo. Hindi ako si Mary Ann para gawin mong rebound, kaya... Who the hell was that? Natatawang sambit ni Juan bago siya tumayo sa harapan ni Sisi upang marahang punasan ng mga luhang dumadaloy sa pisngi nito. Seryoso ako sa'yo, Sisi. At seryoso ako sa panliligaw ko sa'yo. Kung gusto mo, pwede ko namang patunayan sa'yo yun ngayon. Kung gusto mo, pakakasalan pa kita sa harap nilang lahat. Aniya sabay turo sa mga staffs na hanggang ngayon ay nakatitig at nakangiti sa kanilang dalawa. Ano? Walang iba nagawa si Sisi kung hindi ang nangiti na lang, sabay suntok sa balikat na ikinatawa nalang dalawa. Hindi kalaunan ay pinayagan na nga ng dalagang binata na manligaw sa kanya. Nakarating kay Mrs. Arnaiz ang tungkol sa kanilang dalawa, kaya naman halos makaramdam pa ng hiya si Sisi ng sandaling inamin ang ginang sa kanya na siya ang gusto niyang makataluyan ng anak noon pa man. Eh, hindi ko naman sinasadyang nangyari kay Janice. Sambit nito habang naroon sila sa cafe kung saan sila nagkasundong mag-snacks habang nagtatrabaho. Sumimsim ito sa frap niya bago muling ngumiti sa dalaga. Sadyang gusto ko lang talagang protektahan ang anak ko. Kilala mo ang anak ko, Sisi. Wala siyang pakialam sa lahat ng bagay na may kinalaman sa kanya. Isipin mo, alam niya na pala na niloloko siya ng babaeng yun, pero anong ginawa niya? Nagpabulag siya. Walang iba nagawa si Sisi kung hindi ang mapabuntong hininga bago nagpilit ng ngiti sa ginang. Pero ngayon na nalaman kong nililigawan ka ng anak ko at mukhang seryoso naman siya sa'yo, doon lang ako napagtanto na marahil nga ay kampante na ako. Kampante na ako dahil kilala ko kayo at ang buong mong pamilya. Alam kong hindi niyo pababayaan ang anak ko, kaya okay na okay ako sa inyo. Sambit pa nito bago sa kanya nagagat ng labi. Sa katunayan nga, noon pa lang, ikaw na talagang napupusuan ko para kay Juan. Tita, hindi lang ako sigurado kung may gusto ka ba talaga kay Juan. Eh ayaw ko namang ilakad sa iyong anak ko noong mga panahong yun dahil baka ma-offend kita. Ma-offend ko kayong dalawa. Alam ko naman na reserved kang tao, kaya hinayaan na muna kita. Mas mainam na yung ganito. Yung puso niyo talagang pumili na makasama ang isa't isa. Dagdag pa niya bago siya tumili sa upuan niya na ikinatawa na lang ni Sisi. Pagkatapos ng meeting na lang yon ay tsaka na lang nagdesisyon si Sisi na magtungo sa bangko. May usapan kasi silang dalawa ni Juan na magkikita. Hindi niya rin naman kayang maghintay sa labas dahil nabuboard siya, kaya naman nagdesisyon siyang pumasok na lang sa loob at doon na lang maghintay. Mag-iisang taon nang makalipas simula nang mangyari ang lahat. Ngunit hanggang ngayon ay malinaw na malinaw pa rin para kay Janice ang lahat. Na makarating sa kanyang balita na may nobya na si Juan, agad siyang nakaramdam ng galit para sa kanilang dalawa ng babaeng ipinalit nito sa kanya. Nang makita ang pamilyar na babae sa mga mata niya na pumasok sa bangko, doon lang siya nagdesisyong sumugo dito. Mabilis niya itong sinabunutan at sinampal dahil ano pang bahagya pang mamulang pisngi ni Sisi. Hayop kang babae ka! Ikaw lang palang ahas! Sigaw ni Janice habang patuloy pa rin sa pagsabunot kay Sisi.
Nang dahil sa ginawang pagsampal ni Janice kay Sisi kanina, ay hindi na nagawa pang habulin ang salamin niyang tumalsik palayo sa kanya. Nang dahil sa nangyari, hindi niya nagaanong maaninag ang mukha ni Janice, na ngayon ay wala pa rin ibang ginawa kung hindi ang panggigilan pa rin ang buhok niya. Janice, ano ba? Janice, tumigil ka nga! Tawagin niyo si Sir Von! Ilang minuto lang ang may humila na kay Janice palayo kay Sisi. Naramdaman ni Sisi ang paghawak ni Von sa kanya at wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang tumayo nang inalalayan siya nito. Von, are you crazy? Sigaw ni Janice sa kanya bago siya galit na bumaling sa dalawa. After all those years, ipagpapalit mo lang ako sa babaeng katulad niya? She's nowhere near me, Von. Gumising ka nga. Enough, Janice. Wala kang taste. Sa lahat ng mga babaeng naririto, pumatol ka pa talaga sa isang babaeng tulad niya? Enough, Janice! She's a gold digger, Von! I said, shut up, Janice! Sigaw ni Von sa kanya na umalingaw-ngaw sa buong lugar na yon. Dahilan upang bahagya pang mapatalon lahat ng empleyado nila nang dahil sa gulat sa biglaan niyang pagsigaw. Sinasabi mong gold digger siya? Bakit? Totoo naman ah! She's a gold digger! Kung gold digger siya, anong tingin mo sa sarili mo ngayon? Singhal ni Von na ikinatigil niya. Please, Janice, kung wala kang pakialam sa mga tao nasa paligid mo, pwede bang isipin mo na lang ang sarili mo? Irespeto mo naman ang sarili mo, Janice. Ako nang nakikiusap sa'yo. Dagdag pa ni Von. Nang bumaling siya kay Sisi na ngayon ay may suot na basag na salamin, halos magunaw din ang mundo niya nang makitang putok ng labi nito nang dahil sa ginawang pananampal ni Janice. Singhal niya sa sarili bago siya bumaling kay Janice. Janice, I had enough. Hindi kita mapapatawad. Von, wake yourself up! You're fired! Sigaw ni Von sa kanya na ikinalaki ng mga mata niya sa gulat. Ayaw na kitang makita pang umaaligid dito. Naiintindihan mo ba ako? You're fired! Dagdag pa niya bago niya hinawakan sa braso si Sisi at hinila pa alis sa lugar na yon. Nang makaalis sila ay walang ibang nagawa si Von kung hindi ang paulit-ulit na humingi ng sorry kay Sisi. May hawak na ice bag si Von at siya na ngayon ang nagdadampi nito sa labi ng dalaga, kaya naman walang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang mapaaray na lang, lalo na sa tuwing mapapadiin ang pagdampi ni Von sa sugat na nasa labi niya. I'm sorry. Ilang beses mo na bang sinabi yan ngayong araw? Biro ni Sisi sa kanya na hindi niya naman ikinangiti. Wala tuloy siyang nagawa kung hindi ang mapabuntong hininga na lang sa sarili. It's okay, Von. Naiintindihan naman kita. At naiintindihan ko rin naman yung dati mong nobya. Huwag kang mag-alala dahil okay lang ako. Okay? Malayo to sa bituka. Ano ka ba? Hindi pa rin ako kumbinsido, Sisi. Wala siyang karapatang saktan ka ng ganun. Singhal ni Von bago siya sumandal sa driver's seat. Hindi ko na mapapalampas lahat ng ginagawa niya, Sisi. I swear to God, hindi ko siya mapapatawad. Buwan na sa loob ni Von nang tanggalin si Janice, kaya naman wala nang ibang nagawa si Sisi kung hindi ang mapabuntong hininga na lamang. Nang dahil sa labis na kahihiyan, hindi na rin naman naglakas ng loob pa si Janice sa manatili sa lugar na yon. Pagkatapos siyang tanggalin sa trabaho ni Von, hindi na siya muling nagpakita pa sa bangkong yon. Kung sana ay nanatili na lamang na malamig ang ulo niya, edi sana ay hindi na nangyari ang lahat ng to. Sa kabilang banda naman ay nagpatuloy lang naman sa pag-ikot ang lahat kahit na umalis na si Janice. Si Maverick na kasamahan nila sa trabaho ang pumalit sa pwesto ni Janice nang tinanggal ito, habang si Steffi naman ang ginawang manager ni Vanessa, lalo na nang umalis na si Von sa bangkong yon para mag-focus sa iba pang trabaho nang nanay niya na lang ang gumagawa noon. Nang mag-retire si Vanessa ay silang dalawa na ni Sisi ang pumalit sa trabaho niya. Hindi rin kalaunan ay nagdesisyon na rin ang dalawa na magpakasal. Kahit na hindi na naging maganda ang simula nilang dalawa, kahit na papaano ay nakakasigurado rin sila na hindi pa ito ang huli para sa kanilang dalawa upang bumawi. Pangako, hindi ka na kailanman mawawala sa mga mata ko. Aniya bago niya hinawakan ng mga pisngi ni Sisi na ikinahinga na lang nito ng malalim bago siya napapikit sa haplos ng binata. Akin ka na magmula ngayon. Dagdag pa niya bago hinalikan si Sisi na hindi kalaunan ay tinanggap naman ito. A snake will always remain a snake, regardless of how many times it sheds its skin.
Kahit na ilang beses pa mang itinago ni Janice ang totoo niyang katauhan sa harap ni Von, hindi pa rin iyon naging sapat upang maitago niya ang tunay niyang ugali sa lalaking minsan niya nang niloko noon. At kahit na ilang beses mang itago ni Sisi ang tunay niyang mukha sa ilalim ng salamin, hindi pa rin iyon naging dahilan upang maglaho ang nararamdaman ng lalaking bumihag sa puso niya. Dahil tulad ng pagbabalat ng ahas, unti-unti ring lumalabas ang katotohanan sa tamang panahon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!